Nagimbal si Shane Jewell nang kumpirmahin ang OB-GYN na meron siyang polycystic ovarian syndrome. Kakatapos na ultrasound niya, she was only 20 years old, kaya pala sobrang sakit ng puso niya sa tuwing dumarating ang buwan ng dalaw niya. Natatakot siya na baka dahil sa tumutubong cyst ay hindi na siya magkaanak. Pero sinabi ng doktor pwede pa rin siya magkaanak. Yun nga lang na isuggest ng doktor na mas mainam kung maaga siya magbubuntis, sakaling maisama ang bukol sa paglabas ng sanggol. Mas mainam daw yung paraan para hindi na dumami pa ang cyst. Nanulumo si Shane pagdating niya sa bahay nila. Pag-akyat ng second floor, nagtataka siya kung bakit may pamilyar na ingay siyang narinig mula sa kwarto ng papa niya. Pasado alas 8 na ng gabi. Bihirang umuwi ng ganong oras ang papa niya. Madalas alas 5. Paglapit niya sa pinto, naging malinaw sa kanya kung ano nagaganap sa loob. Nag-init ang bunbunan niya na malamang may babae na naman ang papa niya. Pangatlo na yon, pero yun ang unang pagkakataon na nagdala to ng babae sa bahay nila. Doon siya tuluyang nainis sa kanyang ama. Pumasok siya sa kanyang kwarto. Nagbihis ng bulaklaking ternong pantulog. Pagkaway tumambay siya sa sala at doon inintay ang paglabas ng kanyang ama at ng babae nito. Naiinis siya. Isang taon pa lang ang nakalipas mula nang mamatay ang mama niya dahil sa ovarian cancer. Hindi niya matanggap na pinalitan kagad to ng papa niya. Nangako to sa kanya na hindi na tumuloy mag-aasawa. Nang bumaba ang papa niya kasama magandang babae, marahas siyang tumayo. Bakas din sa mukha nitong pagkasurpresa, ganun din ang babae. Anak, akala ko sumama ka sa mga klase mo sa beach, sabi ng papa niya. Hindi ako sumama dahil masama ang pakiramdam ko pa. Anong ibig sabihin nito? Who's that girl? Namumurong uso niya rito. Mabilis siyang lapitan ng kanyang ama. I'm sorry, sweetheart. I haven't told you about her. She is Amanda, my fiancé. Pakilala ni Albert sa kasamang babae. Fiancé? No! Hindi ko siya matatanggap. Nangako kayo sa akin, hindi na kayo mag-aasawa ulit. Protesta niya kasabay ng pagdali ng kanyang mga luha. Matagal kong tiniis ang lungkot at pagkawala ng mama mo. Akala ko magiging okay din ako dahil nariyan ka, pero may kulang pa rin. I hope you would understand me, Shane. Matagal ko na sanang gustong sabihin sa'yo tungkol kay Amanda, pero wala akong lakas ng loob. Mahal ko si Amanda. Emosyonal na paliwanag ng papa niya. Wala kayong isang salita pa. Nanggagalaiting wika niya. Please forgive me, but my decision is final. Umiling-iling siya. Hindi niya natiis ang kanyang mabigat na emosyon. Tumakbo siya paakit ng hagdan at nagkulong sa kanyang kwarto. Hindi matanggap ni Shane ang desisyon ng papa niya. Pero sa kabila ng pagtanggi niya, itinuloy pa rin ng papa niya ang pagpapakasal kay Amanda. Hindi siya dumalo sa kasal ng mga ito. Nalaman na lang niyang lumipat ng papa niya sa bahay na binili nito sa subdivision na Alabang. Malapit lang sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nito bilang engineer. Nagdesisyon siya na hindi na itutuloy ang kursong engineering. Nag-enroll siya sa isang culinary school na pag-aari ng pamilya ng boyfriend niyang si Robert. Anin mabulan niyang karelasyon si Robert. 6 months culinary arts lang kinuha niya. Gusto kasi niya makapagtrabaho ko agad. Nagdesisyon siya hindi na siya aasa sa pera ng papa niya, lalo pat nalaman niyang buntis na si Amanda. Habang nag-aaral, nagtatrabaho siya sa restaurant na pag-aari ng pamilya ni Abby, na siyang college friend niya at girlfriend ng pinsan ni Robert. Natanggap siya bilang waitress. Maliban sa part-time job, nag-open din siya ng online business kung sa nag-offer siya ng bake-to-order cookies and cakes. Bata pa lang siya, tinuruan siya ng mama niyang mag-bake. Dati kasing pastry chef ang mama niya. Katunayan, matagal na niyang gusto maging chef. Pero dahil gusto ng papa niya maging engineer din siya, katulad nito, nainganyo siya na mag-aral. Magdadalawang taon na sana siya sa college, pero huminto siya. Why do you need to drop your course, babe? It wasn't help you to solve your problem. Sermon sa kanya ni Robert nang sunduin siya nito sa restaurant. Lulan sila ng kotse nito. Nagkwento siya rito tungkol sa nangyari sa pamilya niya. Hindi pa niya nasasabi sa mga ito na may problema siya sa matres. Natatakot siya na baka ma-disappoint ito. Hindi niya napinansin ang sermon nito. Robert, I want a baby, sabi niya. What? Bulalas nito. Gusto ko lang magbuntis. Shane, are you kidding? Ang bata mo ba't pareho kayo nag-aaral? Nanikip ang dibdib niya. Marino na hindi pa handang maging ama si Robert. Hindi niya naman ito masisisi dahil 23 pa lamang ito. At hindi pa natatapos ang kursong business management. Nag-aral kasi ito ng culinary arts bago nag-take ng business related course. So, ayaw mo? Ano niya?
Hindi sa ayaw ko, Shane, pero masyado pong maaga. Gusto ko muna makapagtapos ng pag-aaral at maging stable ang trabaho. Ayoko, umasa lang ko sa parents ko. Marami pa akong pangarap. Nakontento na siya sa sagot nito. Hindi na lamang siya kami mo. Sabado ng gabi, pagkatapos ng duty ni Shane, nanood pa siya ng live band sa mismong restaurant na pinagtatrabuhuhan niya. Tuwing Sabado, merong live band. Tumutugtog doon ang kababata niyang si Honey kasama ng kabanda nito. Malayo nang nararating nito sa larangan ng musika. Meron na rin tong album. Kahit di sila madalas magkita ni Honey, madalas naman silang nag-chat sa Facebook. Palagi siya nitong pinapatiyuhan. Ito ang unang sasabihin niya tungkol sa karamdaman niya. Katulad ng payo ng doktor, sinabi rin itong makakatulong ang maagang pagbubuntis para maalis ang cyst sa ovary niya. Ganon din kasi ang kaso ng tita nito na nawala ang cyst matapos manganak. Nagkwentuhan sila ni Honey matapos ang performance ito at binigyan siya ng bagong calling card. Inimbita rin siya nitong bumisita sa Wild Rose Bar sa Alabama kung saan to regular na tumutugtog. Isang linggo na nakakalipas mula nung huling makipagkita si Shane kay Honey, pero hindi pa rin niya ito tinatawagan dahil gustong gusto niya na itong makausap. Iniisip niya kasi baka busy ito. Sa ilang araw niyang pagre-research tungkol sa iba't ibang sakit sa ovary, lalo lang siyang na-stress. Ayaw niyang humantong pa sa operasyon ng ovary niya na maging dahilan na hindi na siya magkakaanak pa. Naalala niya rin na ovarian cancer ang sakit ng mama niya na naging dahilan ng kamatayan nito. May tinitake siyang gamot na nareseta ng OB-GYN niya at nakakatulong iyon para mawala ang sakit. Pero alam niyang hindi talaga ang mga gamot na iyon ang magtatanggal ng cyst. Paglipas ng halos isang buwan, nagkita sila ni Honey sa Rocky's Bar and Restaurant. Pagkatapos ng performance ni Honey, nag-order ito ng vodka para sa kanila. Di siya masyadong sanay uminom ng alak kaya paunti-unti lang iniinom niya. Nakaupo sila sa stool chair sa tapat ng counter. Panay ang gala ng paningin niya sa paligid. Mamaya nagpaalam siya para magbanyo. Nang dumaan siya sa mahabang mesa, inuukop pa ng isang grupo, nagulat siya na mamataan niya si Robert na kasama sa grupo. Ngunit ang umagaw sa atensyon niya ay ang magandang babae na katabi ni Robert. Hindi niya ito kilala. Mukhang nasing na ang mga ito dahil pansin niyang madaldal na rin si Robert. Naisip niyang lapitan ng mga to pero nag-alangan siya. Baka mabigla si Robert at magtaka bakit siya naroon. Binaliwala na lang niya ang nakita. Tumuloy siya sa banyo. Ngunit pagbalik niya ay sakto na mataan niya si Robert na nakaakbay sa babaeng katabi nito at halos maghalika ng mga ito sa sobrang lapit sa isa't isa. Inalipin siya ng hindi may paliwanag na sakit at galit. Naisipan niyang sugurin ang mga ito ngunit nawalan siya ng lakas sa loob dahil sa umiiral na kirot sa kanyang puso. Bumalik na lamang siya sa counter at nasa sama ng loob, ginawa niyang tubig ang vodka. Kinausap siya ni Honey pero hindi niya naiintindi pa ang mga sinasabi nito. Umiikot na kasi ang paningin niya. Nang tumayo siya, hindi na masyado maibalanse ang kanyang katawan. Humakbang siya patungo sa pinto palabas, ngunit nabubunggo niya ang mesa na may nag-iisang lalaki na nakaupo. Mukhang lasing na rin ang lalaki dahil nakayuko lamang ito. Nakasuot ito ng itim na polo. Medyo malamlam ang ilaw sa gamit nito at hindi niya na masyado maaninag pa. Ang mukha nito dahilan na rin sa pagkahilo. Habang pilit niyang inaaninag ang mukha ng lalaki, inisip niya si Robert. Na-imagine na si Robert ang lalaking kaharap niya pero alam niyang hindi. Nang lapitan niyang lalaki, bigla rin itong tumayo. Nasagin itong balikat niya kaya't nawalan siya ng panimbang. Akala niya babagsak na siya. Pero namalaya niya nakayakap siya sa matipunong katawan ng lalaki. Sorry. Bigkas ito habang nakakapit ang kanang kamay nito sa bewang niya. Pilit niyang inaaninag ang mukha nito pero lalo lamang siyang nahihilo. Ikinawit niya ang kanyang kamay sa batok nito at akmang hahalikan nito ngunit naunahan siya ng lalaki. Siniil na nito ng halik ang kanyang mga labi. Natokso siyang tumugon sa halik nito. Kasunod niyon naramdaman niya ang hilahina na siya nito palabas ng bar. Naramdaman niya ang mainit na bagay na naglalakbay sa hubad niyang katawan. Pag-uwi may mabigat na dumagan sa kanya. Naramdaman niya ang pagdaitin na mainit na katawan ng lalaki sa kanyang kabuuan at pag-iit ng ibabang bahagi ng katawan nito sa magkabukod niyang mga hita. Maya-maya pa, pumiglas niya nang bigla siyang gupiin na makapigilan niyang kirot tulad sa pag-angkin sa kanya ng lalaki. Una, mahinhin itong umulos sa kanya, ngunit habang lumalaon, unti-unti itong bumibilis. Kasabay sa walang espasyong pagkilos ito sa ibabaw niya, naglaho na rin ang kirot sa una niyang naramdaman.
Sa halip na halinan niya ng nakakahibang na sarap. Pinagharian ng nakakahibang na kaligayahan ang buong sistema ni Shane, kaya't lalo lamang siyang nakalimot at naging manhid sa realidad. Nang mahimasmasan ang dalagay, nasa labas na siya ng kotse at nagdududuwal. Natiyak niyang maayos yung naisot ng kanyang damit bago siya naglakad papalapit sa kalsada at pumara ng taxi. 2 buwan ang nakalipas. Delayed na ang dalaw ni Shane, pero hindi niya ito masyado natuunan ng pansin. Pero nang magsimula siyang atakin madalas ang pagkahilo at madalas sumasakit ang ulo niya, nagtungo siya sa kanyang OB-GYN. "It's positive. Congrats!" Anon siya ni Dr. Bernalillo. Parang bombang sumabog sa narinig si Shane. Hindi niya alam kung ano magiging reaksyon. May ilang sandali siyang tulala habang nakatitig sa resulta ng ultrasound niya. Maya-maya, inalipin siya na hindi maipaliwanag na pananabik. "I am sure matutuwa ang partner mo sa result, Shane," sabi ng doktor na biglang nagpalumo kay Shane. "Partner? Sino bang partner ko?" Bigla siyang nangapa ng sagot sa sarili niyang tanong. Hindi niya na maalala pa kung paanong sila nagtapos sa lalaking nakasama niya nung gabi sa loob ng kotse. Di na siya nagkaroon pa ng pagkakatong makita ito, ni hindi niya maalala ang mukha ng lalaki. Parang binubusa ang puso ni Shane habang pinagmamastan ang natutulog na si Trevor, ang 3 taong gulang niyang anak na lalaki. Problemado siya dahil nagsara na ang restaurant kung saan siya nagtatrabaho bilang chef. Nalugi kasi ang kumpanya dahil sa pagkahibang ng boss nila sa kasino. Madalang na rin na umu-order sa kanya ng cake dahil wala masyadong okasyon. Nakatulog ang anak niya sa tabi ng tita dala niya na nakakabatang kapatid ng mama niya na matandang dalaga. Ito ang nag-aalaga kay Trevor habang nagtatrabaho siya. May tampo pa rin siya sa papa niya pero pinapaintulutan niya ito makita sa Trevor. Di pa rin siya komportable ang kasamang papa niya at ang bago nitong pamilya. May anak na rin itong lalaki at matanda lang ng 2 buwan kay Tre. Formal na rin itong nilipat sa pangalan niya ang 2-story family house na nakatirik sa 1 hektaryang lupain. Ang tita lamang niya. Ang maghahalaman sa lupain at nakapagbukas nito ng gardening shop sa tabi ng gate ng bahay. Marami na rin itong suwing nakatira sa village. Di na ginising pa ni Shane si Trevor. Pagdating sa kanyang kwarto, inayos ang kanyang resume. Pagkatapos nagbabad sa social media at pakasakali, may makita siyang job hiring. Mamaya naisip niya si Robert. Mahal siya ni Robert. At nalaman niya ng babaeng pinagsilosa niya noon sa bar, kaibigan nito at di naman ito pinatulan. Hanggang sa panahon yun, nararamdaman pa rin niya ang guilt sa pagkamatay ng binata. Naaksidente si Robert habang nagmamaneho ng sariling kotse habang lasing. Nung gabing yon, bago mamatay si Robert, nagtapat siya rito, nabuntis siya sa ibang lalaki. Nagdesisyon na rin siya makipaghiwalay dito. Nagalit ang binata at di basta tinanggap ang katotohanan. Di niya alam pagkagaling nila sa restaurant kung saan sila naghiwalay, dumiretso pa pala ito sa bar at naglasing. Nabalitaan na lang niya kinabukasan, dead on arrival ito sa ospital. Dahil hindi pa siya opisyal na ipapakilala ni Robert sa pamilya nito at inamin ng binatang sekreto ang relasyon nila. Dahil lang ako ito sa parents ito na hindi mo na makikipagrelasyon hanggat di pa nakakapagtapos ng pag-aaral. Dahil doon natakot siya magpakita sa lamay ng binata. Pumunta siya araw ng 10 pero hindi na rin siya lumapit pa. Kinabukasan sinimulan ni Shane ang pag-a-apply muli ng ibang trabaho. Ayaw niyang lumayo ng Makati dahil gusto niya, malapit lang siya sa anak niya. Minsan nga nagsisisi rin siya kung bakit di niya tinuloy ang engineering. Di sana mas maganda at stable ang trabaho niya dahil nariyan ang papa niya na aalalay sa kanya. Masaya pa rin siya dahil kung di niya pinili ang landas niya, hindi siya matututong tumayo sa sarili niyang mga paa. Nagpapasalamat na rin siya dahil gumaling siya sa sakit niya at nababayaran niya ang at nabayaan siya na isang anghel, si Trevor. 3 taon na nakakalipas mula na nakatagpo si Shane na estrangherong lalaki sa bar. Aminado siya na hanggang sa panahong ngayon, umaasa siya na pag nakalipas ang araw, makikilala niya ang tatay ni Trevor kahit alam niyang suntok ayon sa buwan. Halos 1 linggo na nakakalipas pero wala pa rin natatanggap na tawag si Shane mula sa mga pinasahan niya ng resume. Sa Taiwan na nakatira si Honey kaya wala siyang malapitan para tulungan siya makapasok sa trabaho. Si Honey kasi nagpasok sa kanya sa dati niyang employer. Nabenta din ang restaurant ng pamilya ni Abby at nasa US na rin ito. Umalis na naman siya at nagpasa ng resume sa mga restaurant at pastry shop na may nakapaskal na hiring. Pagdating sa park, napansin niyang pastry shop, puro salamin ang palibot.
Naalala niya ang shop na iyon, pag-aari ng pamilya ni Robert at dati yung restaurant. Naisip niya baka iba ng may-ari niyon. Natukso siyang lumapit na makita naka-tarpaulin na job hiring doon sa mismong shop. RM Pastry Shop ang pangalan ng establishment. Meron tong mini dining area kung saan tumatama yung mga gusto magmerienda. Ang sabi ng security guard na tumanggap ng resume niya, maghintay na lamang daw siya ng tawag. Pagkatapos umuwi na siya dala ang determinasyon na matatanggap siya. Halos kada oras dumadalangin si Shane na sana may tatawag sa kanya. Tinuturuan niyang magsulat sa Trevor habang nasa sala sila nang biglang tumunog ang cellphone niya na nakapatong sa center table. Nagli niya itong dinampot, sinagot ang registered number na tumatawag. Hello, good morning, sagot niya. Hi, good morning, is this Miss Shane Jewel Gomez? Tanong ng boses sa lalaki. Natigilan siya. Maganda ang boses ng lalaki, buong buo, talagang masculine ang dating. Kumabog ang dibdib niya. Yes sir, speaking. Natatarantang sagot niya. Miss Gomez, I call to let you know that tomorrow we will have our initial interview for all applicants of RM Pastry Shop. Please confirm if you're available tomorrow so I can add you to the attendance. The initial interview will start from 9 a.m. until 11 a.m. Kindly wear office attire or formal suit with closed shoes and at least 10 sample pastry recipes for the position of pastry chef. Signature recipe is also required at least 2, sabi ng lalaki. Naunahan ang excitement si Shane. Yes, sir. I will come tomorrow. Thank you for calling, sir. Aniya. Okay, see you there. Naputol na ang linya. Hindi pa man nakikita ng dalaga ang kausap na imagine niyang itsura nito. Boses pa lamang gwapo at malakas ang dating sa kanya. Gumawa ka agad sa listahan ng mga recipe na alam niyang signature recipe niya. Kinabukasan, maaga nagising si Shane at naligo. Nagsuot ng puting blouse, sinapawan niya ng abuhing coat at tapit na black slacks ang pang-ibaba niya. Black closed shoes with 2-inch heels naman ang sapin niya sa mga paa. Pinag-isang bungkos niyang kabali at niyang buhok, nakaputol sa kainipit ng hairpin ng ilang hebla na nakalaylay sa mukha niya. Naglagay siya ng manipis sa face powder at manipis sa blush on sa pisngi. Naglagay din ng manipis na eyeliner para mapasingkit ng kaunti ang katamtamang laki ng kanyang mata, natural ang mahahabang pink pilik. Pink lipstick naman ang pinahid niya sa kanyang mga labing katamtaman ng nipis na naguhugis puso. Katamtaman din ang tangos ng ilong niyang makitid. Nang makontento siya sa kanyang itsura, nagtungo na siya sa RM Pastry Shop. Ine-expect niya na siya ang maunang aplikante pero nagulat siya pagdating nasa dulo siya ng pila. Hindi sa mismong shop siya dinala ng gwardiya, kundi sa katabi nitong gusari na nagsisilbing opisina. Halos mga lalaki ang kasama niya, iilan lamang ang babae. Narinig niya sa kanyang mga kasamang marami na raw branch ang shop at meron ng maliliit na distributor. Doon lang ang main branch at production. Inaasahan ni Shane na maaga siyang matatapos pero mukhang aabutin pa siya ng lunch. Umiinit ang puwet niya kakaupo. Nakaidlip siya sa kakahintay. Nagulat pa siya nang kalabitin siya ng gwardiya. Siya na pala ang susunod. Panay ang buntong hininga niya habang papasok siya sa opisina ng manager. Pagkabukas ng pinto, wala siyang makitang tao na nakaupo sa tapat ng mesa. Tumuloy pa rin siya. Uupo sana siya nang biglang bumukas ang pinto sa gawing kaliwa at lumabas sa matangkad na lalaki. Nakasuot to ng bughaw na polo, pantalong maong. Tansya niya nasa 5'10" ang taas nito. Malapad na... Malapad at patipuno ang pangatawan nito. May isang dangkal ang haba ng buhok nito na aalon-alon at ang ilang hiblay nakasayad sa noon nito. Katamtaman ng kaputian ng balat nitong makinis. Magaganda ang almond shape nitong mga mata na bumagay sa katamtamang kapal ng mga kilay nito. Matangos ang ilong nito at makitid na katamtaman ang pintog ng mga labi. Natural ang pamumula. Habang nakatitig siya sa lalaki, kaagad siyang napansin na may pagkakahawig to kay Robert. Ang angulo ng mukha nito, mga mata may hawig kay Robert. Mas gwapo lang ito at mas matangkad at malayang katawan. Naalala niya na banggit sa kanya ni Robert na may nakababata itong kapatid na lalaki na nag-aaral sa Australia kasama ng parents nito. Pero walang ipinakita ang litrato nito si Robert. Nabanggit minsan ni Robert na pangalan ng kapatid nito pero nakalimutan niya. Natigilan si Shane nang salubungin siya ng malagkit na tingin ng lalaki. Malamig sa loob ng kwarto pero ang init ng pakiramdam niya.
Hindi niya maintindihan ba't may pakiramdam siya na pamilyar sa kanyang presensya nito na tila nagtagpo na sila noon. Hindi rin niya maipaliwanag ang tulin ng tibok ng puso niya na makita ang lalaki. "Good morning, sir." Naiilang nabati niya rito. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa makaupo ito sa silya nito. "Miss Gomez, tama?" Wika ng lalaki. Yes, sir." Nababalisang tugon niya. "Please, take your seat." Umupo naman siya sa tapat nito. Pinagmamasa niya ito habang titignan nito ang resume niya. "So, nag-aral ka ng culinary arts sa RRM Culinary Institute?" Ito ang pumukaw sa interest ko. First time kasi na may mag-apply dito mula sa school na to. My parents own the school but now it's officially mine. I knew that most of the students from RCI are good and skilled. Of course, because of the high standard, good instructors, and the good facilities. And ito. Nawindang siya. Ang RRM Culinary Institute kung saan siya nag-aaral, pag-aari ng pamilya ni Robert. Ibig sabihin kapatid nga ni Robert ang lalaki ito. May kung anong di may paliwanag na emosyong umahon mula sa puso niya dahil sa natuklasan. Pilit niyang binabali walang nararamdaman niya at nagkunwaring hindi connected sa kapatid nito. At tama ito, magagaling nga naman ang mga instructor sa school at halos international cuisines ang itinuturo. Mahal ang tuition fee pero mas mahal ang gaso sa mga ingredients na ginagamit. Halos 100,000 ang naubos niya sa pag-aaral sa loob lang ng 6 na buwan. Nag-specialize pa kasi siya ng baking and pastry. Ginamit niya ang perang naipondo ng papa niya sa bank account niya nung okay pa sila. "A right score? That school was the best," sabi niya. Anyway, pakisagutan lang to ilang katanungan habang nire-review ko ang sample recipes mo. Anito at saka binigyan siya na isang pirasong papel, tila test paper. Kinuha nito naka-folder niyang recipe. Binabasang maigi yung ilang katanungan bago sa nagutan. Related lahat sa trabaho ang ina-apply niya ang tanong. Di niya masaway ang sariling tingnan ng gwapong lalaki. Seryoso ito sa pagbabasa ng recipe niya. Aminado siya na mas malakas ang sex appeal nito kaysa sa dati niyang nobyo. Nang masagutan niyang lahat ng tanong sa papel, binalik niya na ito sa lalaki. Nag-isip rin siya kung paano ito na bang lalaking tumawag sa kanya. Natigilan siya nang tumitig ng diretso sa kanyang lalaki. Nilinis niya ang kanyang lalamunan. "Why did you choose to work in my company, Miss Gomez?" Maya-maya itanong nito. Pilit niyang pinapakalmang kanyang dibdib. "I just think that your company fits to my skills and ability," sagot niya. "So, why should I hire you?" Tumitig siya ng diretso sa mga mata nito. Nakakabog ng dibdib, tumitig sa mga ito. Nabablangkong utak niya. If you'll hire me, I will do my best to work hard for the company and I'm..." Tulungin na siyang nautal at pumurol ang utak niya. "Are you alright, Miss Gomez?" Tanong nito pagkuhan. Nang hindi niya alam ang sasabihin, nakagat na lang niya ang kanyang ibabang labi. Nang tumitig siya sa lalaki, natigilan siya na mapansin ang pagtigil ang tingin nito sa mga labi niya. Pagkuway diretsyong tumitig to sa mga mata niya. Kumubog ng gusto ang dibdib niya. "Okay, I will send you a text message if you are qualified. Then you have to report here again for final interview and orientation," sabi nito. "Thank you, sir, and sorry," ani niya. "It's okay, you may go." Tumayo na siya at lumabas. Nakalabas na naturang opisina sa Shane bago siya mahimasmasan. Pinukpok niya ang kanyang sariling noo. "Damn, what's happening to me? Why do I need to feel nervous?" Kinastigo niya ang kanyang sarili. Dahil sa nangyari, hindi na siya umaasa makakatanggap siya ng mensahe para sa final interview. Pagkatapos makausap lahat ng aplikante, binalikan ni Richard ang resume ni Jane Jewel Gomez. Sa dami ng aplikante, ang dalaga naging sentro ng atensyon niya. Bukod sa pamilyar sa kanyang presensya nito, aminado siyang attached siya sa appeal nito. Ang natural nitong ganda, hindi nakakasawang tingnan. Maganda rin ang pangatawan nito at para sa kanya, hindi ito basta-bastang babae. He found some qualifications from her that suitable to his standard. Iking skills caught his attention at sa buong buhay niya, noon lang siya nakatagpo ng babaeng pang-beauty queen na passionate in cooking and baking. He found her cute while obviously feel nervous. Napangiti siya sa kanyang naisip. Nireview ulit niya ang resume ni Shane at ang ginawa nitong sample pastries recipe. Marami itong alam na recipe and more on international. Base na rin sa employment history nito, tumatagal to ng itaon sa kumpanya. Ang huling restaurant na pinagtatrabaho nito bilang chef, sikat din. At kung hindi siya nagkakamali, half American ang may-ari. Pero sa pagkakaalam niya, nagsara na ang naturang restaurant, kaya siguro naghahanap ng panibagong trabaho ang dalaga.
Pagkuhan, pumili siya ng qualified aplikante. Tinabi niyang resume ng mga ito. Ayaw niyang maging bias kaya't piliin niyang alam niyang pasado sa standards niya at standards ng kumpanya. Wala pa siyang nahahire na bagong HR assistant kaya siya nang humarap sa mga aplikante. Isang taon pa lang nag-ooperate ang shop pero kumita na ito ng higit pa sa expectation niya. Naalala niyang biglang namatay niyang kapatid na naunang nakaisip ng ganong business. Napagkasundo nila maghahati sila sa kapital at tutulungan nito sa management pero biglang naudlot ang plano nila ng aksidente ito at namatay. Nadismaya siya sa nangyari at hanggang sa panahong yon, di pa rin niya matanggap ang biglang pagkawala ng kapatid niya. Robert was the only person who knows everything about him, more than their parents. Busy sa kanyang negosyo ang parents nila at wala nang panahon para sikasuhin sila. Lumaki siya sa pangangalaga ng yaya. Maswerte pa rin kuya niya dahil kahit papano, nalagaan to ng parents niya noon di pa ganun kabusy ang mga ito. Sa Australia, nagtapos ng college sa Richmond sa kursong accountancy. Kasama niya rin ang parents niya pero bihira niyang nakikita mga ito dahil halos nakalan ng oras sa mga to sa negosyo. Australian national ang mommy niya na namana pa mula sa magulang nito sa isang sikat na culinary school sa Australia at kitchen equipment factory na pinamamahalaan naman ng daddy niya na isang Pilipino. Ang RRM Culinary Institute sa Makati na pangalan sa kanila ni Robert. Pero since patay na si Robert, nakuha niya na ito ng buo. Pinagkatiwala rin ng parents niyang school sa kanya, pero hindi siya basta umaasa sa income ng school. Pinanindigan niya ang pangako niya kay Robert na itutuloy niya ang plano nilang business. Passion ni Robert ang baking at alam niyang dedicated sa kanyang plano nito dahil alam na itong sweet foods lover siya. Simula bata siya, tanging matatamis na pagkain lang na pagpapakalma sa kanya. Sa tuwing umiiyak siya at may nararamdaman. He loves everything in sweet like cakes, pastries, chocolates, etc. Sa kabila ng pagkahilig niya sa sweets, napapangalagaan naman niya ang kanyang kalusugan. Regular ang exercise niya, jogging, swimming at mountain climbing. Regular din ang pagpapakonsula niya sa doktor at yearly ang kanyang blood screening para mamonitor ang kalusugan niya. Inalipin siya ng lungkot na maisip niya si Robert. Naalala niya nang huli sila nag-usap ni Robert. Inamin ito sa kanya na meron na itong girlfriend. Naalala pa niya kung gano'n ito ka-excited na nagtapat sa kanya. Tell me her name, bro. Pilit ni Richard kay Robert habang kausap niya ito sa telepono. Nasa Australia siya at nagre-review para sa exam. Last month lang nakita sila nang umuwi siya ng Pilipinas para dumalo sa 70th birthday ng lola niya sa father's side. Wala namang binanggit si Robert tungkol sa girlfriend nito. Not now, bro. Baka may research mo siya sa Facebook at magustuhan mo pa. Pag-uwi mo na lang dito, personal ko siya ipapakilala sa iyo. Sagot ni Robert. Ngumisi siya. Napakadamot mo talaga. Bakit di mo siya napakilala sa akin nung nariyan ako? Aniya. Eh, 3 days ka lang naman kasi nagstay rito. At natakot ako baka isumbong mo ako kay mommy. Alam mo naman, nagpromise ako kay mommy na hindi mo na ako makikipagrelasyon hanggat di ko pa natatapos ang pag-aaral ko. Tatanggalan niya ako ng allowance. Eh, alam mo naman, sa allowance ako kumukuha ng pera na iniipon ko para sa plano nating business. Fine. Just tell me about her. Maganda ba siya? Sexy? Excited na sabi niya. Bro, she's almost perfect. First time ko siya nakita sa campus namin, crush ko na siya eh. At ang pinakagusto ko sa kanya, magaling siya magluto. Lalo na mag-bake ng cakes and pastries. Napakabait din niya. Basta, she's the one. Kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral, ipapakilala ko na siya sa parents natin at papakasalan ko na siya. Perfect din siya para sa plano nating business. Puro ng paghangang kwento ni Robert. Di niya maiwasan na maingit sa kapatid. Matanda lang ng 2 taon sa kanya si Robert at halos ito na ang nagtayong tatay at best friend niya. Katulad nito, nangako rin siya sa parents niya na saka na nga makikipagrelasyon kapag nakapagtapos siya ng pag-aaral, professional na siya. Nakakaingit ka bro. Excited na tuloy ako makilala ang girlfriend mo. Basta pag-uwi ko dyan ha, imbitahin mo siya sa dinner para makilala ko siya. Ani niya. Oo ba? Basta ipangako mo sa akin, di mo siya gugustuhin. Alam ko, katulad din niya ang type sa mga babae. Of course. Walang talo-talo. Gusto ko lang siya makilala para makilatis kong maigi. Gusto kong matiyak na hindi ka nga niya sasaktan. That's my bro. Sige na, mag-review ka na. I'll call you again if I have time. Basta, sikreto lang natin to ha. Yeah, sure. Bye! Isang buwan ang lumipas nung huling nakausap ni Richard si Robert. Nabalitaan niya ng aksidente ito habang lulan ng kotse nito. Ayon sa report ng mga polis, lasing daw si Robert na nagmamaneho.
Dahil sa lubhan ng pinsalang natamo, dead on arrival ito sa ospital. Nung araw kung kailan ito na aksidente, nagchat pa ito sa kanya sa Facebook at ibinalitang hindi ito okay. Nakipaghiwalay raw dito ang girlfriend nito at tatoklas ang buntis ang babae pero hindi itong ama. Sinubukan niya pang tawagan on si Robert para sana makausap to pero hindi nito sumasagot. Nagpa-imbestiga siya noon tungkol sa girlfriend nito pero walang nakapagturo kung sinang babae. Kahit mga barkada ni Robert, hindi alam na meron tong boy girlfriend. Wala rin retrato si Robert maging sa kaya wala siyang ideya. Wala rin babaeng nagpakita noon sa burol at nagpakilalang girlfriend ng kapatid niya. Noong panahon yon, galit ang nararamdaman niya at ginigit niya na maaaring ang babae ang dahilan kaya nagising ang kapatid niya na dahilan ng pagkakaaksidente nito. Hanggang sa panahon yon, hangad pa rin niyang makita ang girlfriend ni Robert para usigin at malaman kung ano ba talaga ang nangyari. Yan lang ang alam niyang paraan para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid niya. Madalas napapanaginipan niya si Robert at palaging pinapahiwati nito ang tungkol sa plano nilang business at sa babaeng mahal na mahal nito. Nagpasa ulit ng resume si Shane sa online job site. Hindi siya umaasa na tatawagin ulit siya ng manager ng RM Pastry Shop dahil sa initial interview pa lang palpak na siya. Bakit ba kasi napakagwapo ng manager at batang bata? Nang maalala niya na kapatid ng ex-boyfriend niya ang manager ng RM Pastry Shop, naisip niya tama lamang na hindi siya matawagan. Baka lala lamang siyang usigin ang konsensya niya pagkawala ni Robert. Pero sa huli, naisip niya na trabaho lamang naman ang pakay niya. Iniwan niya ang kanyang ginagawa. Na marinig niyang umiiyak si Trevor. Pinatulog kasi siya nito sa kama. Kinarga niya ito at lumabas sila ng kwarto. Tumigil ito sa pag-iyak. Dada, mama? Sabi nito. Nasa hardin siya. Anak, punta tayo? Ani at tumayo ang bata. Dada ang tawag dito sa tita Dalia niya. Pumunta naman sila ng hardin kung saan nagdidilig ng mga halaman ng ginang. Pasado alas 4 na. Nang hapon, nang ibaba niya sa lupa si Trevor at kaagad lumapit sa ginang. At tuwang-tuwa sa tubig na lumalabas sa hose. Don't play water, Trevor, baka sipunin ka. Saway niya sa kanyang anak. Hindi nakikinig ang bata. Si Dalia ang sumaway dito. Mamaya, tumulog ang cellphone niya na nasa bulsa ng suot na short pants niya. Dinukot niya ito at binuksan ang inbox. Nawendang siya na mabasa ang invitation mula sa RM Pastry Shop. Inimbitahan siya para sa final interview at orientation. Napatili siya matapos mabasa ang mensahe. Yes, may trabaho na ako, tita. Anunsyo niya. Wow, mabuti naman. Yan ba yung pastry shop na sinasabi mo? Anang ginang. Opo, bukas na ako magre-report para sa final interview at orientation. Oh my God, akala ko hindi ako matatanggap. Hindi makaget over na sabi niya. Nilapitan niya ang kanyang anak at niyakap. Kulot noong nakatitig sa kanya si Trevor dahil sa excitement ay alas 8 pa lamang ng umaga na sa RM shop na si Shane. Suot ang itim na slacks at puting t-shirt na required attire. Pinag-isang bungkos niya ang buhok niya. Inipit ng hairpin ang nahiwang hibla para malinis tingnan. Kailangan kasing walang nakalaylay kahit isang hibla ng buhok. Manipis sa face powder lamang ang inilagay niya sa kanyang mukha at manipis na lipstick. Di na siya naglagay ng ibang palamuti sa mukha. Bawal din ang alahas at matabang na perfume. Lalong bawal ang merong nail polish at mahabang kuko. 9:30 AM ang oras na nakalagay pero mas mabuti na yung maaga. Nasa lobby siya ng opisina. Siya ang nauuna. Maya-may nagsidatingan na rin ang mga ibang kasama niya. Halos mga lalaki ang kasama niya. Sa mga crew, mayroong 4 na babae pero sa halin ng mga pastry chef, isa lang ang babae at pinakabata. Nang dumating ng manager, unang tinawag ang crew. Mukhang siya na naman ang mahuhuli dahil nauna pang tinawag ang mga huling dumating na kasama niya sa parehong posisyon. Mabibilis lang interview sa ibang kasama niya. Pagkuwan ay siya naman ang tinawag. Pagpasok niya sa opisina ng manager, namata niyang lalaki nakapos sa tapat ng mesa. Nagtitipa sa laptop nito. Umupo ka agad siya sa silyang katapat nito. Maya-maya nabaling ang atensyon nito sa kanya. Miss Gomez, nakatanggap ka mula ng mensahe sa amin. That's because you're qualified to our standards. Ang purpose ng parang interview na ito ay para mas makilala ko pang aplikante at mabigyan ng chance sa mag-explore. Panimula pa nito. I understand, sir, and thank you.
Aniya habang diretso ang tingin sa mga mata ng lalaki. Hindi niya na maiwasan na tignan din ang ibang parte ng katawan nito. Nakasuot lang ito ng bughaw na polo. Narakaan button ng dalawang bahagi sa gawing dibdib, kaya bahagyang nakasilip ang maskuladong dibdib nito. Okay, bumasa ka naman sa written exam na pinasagutan ko sa'yo last time. Consistent naman ang dalang information mo at employment records. Meron lang akong karagdaga mga katanungan. Why you chose to work as pastry chef? What makes you inspired? And can you tell me more about yourself? The truth about you. Anito? A side of it's my passion. Ina-inspired din ako ni mama ko na dati ring pastry chef. I love sweets too. Bata pa lang natutunan ako mag-bake dahil tinuruan ako ng mama ko. Since namatay siya, tinuloy ko ang passion niya. Tumatanggap ako ng bake-to-order pastry product at nakakakuha ko ng market sa social media. Nag-iisang anak lang ako. Ang tatay ko isang engineer. Kwento niya. Mukhang maganda naman ang background mo. Bakit kailangan mo magtrabaho sa ganitong kumpanya? Is your income not enough? Matamang tumitig siya sa mga mata nitong seryoso nakatitig sa kanya. Hindi na ako tumatanggap ng support ng financial sa papa ko. Hindi rin kasi always may nag-order sa akin ng pastries at meron akong isang anak. Sagot niya. Napansin niya ang biglang pagbabago sa ekspresyon ng lalaki. Bahagyang tumikwas ang kaliwang kilay nito. So, are you single mother or live-in? Single ka kasi sa data information mo. Anito? I'm single mother. I've never been married and I don't have a boyfriend. Naisip niya hindi tama kwento na ang tungkol sa love life niya. Okay, let's proceed to the company rules and regulations. Kindly read the rules and regulations outside my office. For addition, I'm strictly not allowing employee who has had an affair to their co-worker. Di ko rin tinatanggap ang mga magkamag-anak dito. About the salary, you can receive it every 15 days. Meron kayong once a week day off at kung gusto nyong lumiban, kailangan magpaalam para mabigyan kayo ng permiso at di kayo maawol. Ang salary ng pastry chef, 800. 83 pesos per day with 78 pesos per hour for overtime. Minimum of 8 hours duty per day. Para sa mga chef, fixed ang duty hour ninyo from 8 a.m. to 4 p.m. Ganun ang oras ng production. Ang 3 days duty ninyo papasok sa cash ban pero makukuha nyo rin once formal kayo nagre-resign. Magkakaroon din kayo ng 1 week training with pay before ang aktual na trabaho. Hindi tayo free meal dito pero meron akong binibigay na free merienda sa hapon. Libre din ng kape at tubig na iinumin. Meron din kayong company issued uniform and other accessories. Paliwanag ng manager. Okay, sir. Sabi lamang niya. So, may katanungan ka pa ba? Anito. Matamang tumitig siya sa mga tanong lalaki. Are you still single, sir? Ngaling-ngaling niyang itanong. Kinagata ibabang labi para timpe ng kalandian ng isip niya. Napansin niyang paglakbay ng paningin nito sa mukha niya at tumigil sa kanyang mga labi. Nasipat niya ang mayat-mayang pag-angat baba ng Adam's apple nito. Wala na, sir. Pagkuway sagot niya. Kung ganon, congratulations, you're hired. Masigla ang sabi nito sabay tayo at nag-alok ng kanang kamay sa kanya. Tumayo rin siya at dinaop ang palad nito. Banay ditong napisil ang kamay niya bagay na nagpainit sa kanyang sistema. Sir, pwede ko po bang malaman ang buong pangalan ninyo? Lakas loob niyang tanong matapos makipagkamayan dito. Hindi ko ba nabanggit? Kunot noong tanong nito. Kayo po ba yung tumawag sa akin minsan? Yes, I am Alden Richard Montreal, the manager and the owner of RM Pastry Shop. Pagkuhan ay pakilala pa nito. Okay po, pasensya na po sa tanong ko. Naiilang nasabi niya. It's okay. Actually, you have the right to ask my name. Mahirap pagtrabaho sa kumpanya na hindi mo naman alam pangalan ng boss mo. At gusto ko alisin mong salitang po when you're talking to me. Hindi ako sanay. I'm only 24 years old. Okay na sa akin ang sir. Nakangiti ang wika nito. Ngumiti rin siya. Sige sir, thank you for accepting me. Humihingi rin ako ng paumanhin sa naging sagot ko sa last initial interview. Kinakaban kasi ako eh. Prank ang sabi niya. Tumawa ng pagak si Richard. I did not mind about that. I think that's normal and honestly I like your attitude. At huwag kang mailang sa akin. Di naman ako tulad sa ibang boss na talagang bossy.
Basta magtrabaho ka lang ng maayos, walang kaso sa akin. At di ako nakikialam. Gusto ko nang tumagal sa akin ng mga empleyado ko kaya tinatrato ko silang di na iba sa akin. Anyway, you may start tomorrow. My shop OIC naman na mag-a-assist sa inyo bukas. So, good luck! Sabi nito. Thank you. Aalis na ako, sir. Paalam niya. Numiti lang to habang tinatanaw siyang papaalis. Pakiramdam ni Shay na gumapo ang blessing niya sa araw na yon. Excited na siyang magsimula sa trabaho. Naging magaan kay Shay ng unang linggo niya sa trabaho dahil halos kabisado niya ang mga recipe ng shop. Nasurpresa pa siya nang piliin ni Richard ang kanyang berry pie recipe. Pagkatapos ng duty niya, nang Sabado ng hapon, inimbita siya ni Richard sa opisina para talakayin ang kanyang recipe. Busy sila ng 1 week training kaya noon lang sila ulit nagkita ng lalaki. Ayon sa mga naunang empleyado, weekend lang daw papapasok sa shop si Richard at sinicheck ang trabaho ng mga empleyado. Please, take your seat, sabi ni Richard na makapasok siya sa opisina nito. Umupo naman siya. Hindi pa niya hinuhubad ang puting chef jacket niya dahil pagkatapos ng duty niya, ay kagad siyang pinapunta roon. Naalibadbaran siya sa suot niya lalo ba't may harinang kumakapit sa damit niya. Hindi siya komportable. Napansin niyang pagsuyod ni Richard ng tingin sa kanya. Nagtatakang tumitig siya rito. You look uncomfortable in that chef jacket. I can wait while you take it off. Pagkawan, sabi ni Reed. Her heart beat so damn fast. Wanting to tell him where to take off, she felt her eyebrows shoot upward. Instead, the words bunch in her throat. Nilinis niya ang kanyang lalamunan pagkaway tumalikod at mabilis ang inilis sa pagkakabotones ng jacket niya. Pwede mong hubarin sa loob ng comfort room. Bawi ni Richard. Kumagat labi si Shane saka tumayo. I'm sorry. Aniya at sana'y lalabas. Huwag ka nang lumabas, may CR dito. Sabi nito at saka tinuro ang pinto ng CR sa gawing dekoran ng table nito. Hindi niya magawang tingnan ng lalaki. Bahagya siya na kayo ko habang patungo sa palikuran. Pagkatapos mawad ng jacket, inayos niya ang kanyang sarili. Amoy halina siya. Di pa naman niya nakuha ang bag niya sa locker kaya hindi siya makapag-freshen up. Medyo oily na ang mukha niya. Naghilamos siya at pinatayo ang tissue paper. Basa niyang mukha. Nang komportable na siya ay muli siyang lumabas. Pagupo niya mula sa tapat ni Richard, automatikong nabaling sa kanyang malagkit itong titig. Nahuli niya itong sinulipan ng gawin ng dibdib niya, kung saan naaaninag ang malusog niyang dibdib na sinuotan ng pink na bra. Medyo manipis kasi ang puting t-shirt na suot niya. Pagkawan, tumitigto ng diretso sa mga mata niya. Pakiramdam ni Shane, inaapoyan ang katawan niya tuwing tatamang malagkit na tingin ng binata sa kanya. She can't help. She's not prepared for his boldness. My nerves, please calm down. Pinag-aaralan niyang mukha nito at saka tumawa. Komportable ka na ba ngayon? Nakangiting tanong nito. Yes, sir. Naiilang nasagot niya. Okay. So I chose your berry spy recipe. Hindi kasi common dito sa Pilipinas. Maaari mo bang ibahagi ang iyong sariling pamamaraan? Handa ako bili ng iyong mga signature recipe. Magkano kada recipe? Sabi ni Richard. Bumuntong hininga siya. Actually, wala akong balak ibenta ang mga recipe. Produkto lang naman to na experiment ko. Aniya. No, I will pay for it. Ako magbibigay ng price. Ano mong mga ginagamit mong berries sa pie? Fresh ba or preserved? I guess preserved, especially blueberries, boysenberries, and raspberries. Of course, bihira yan dito sa Pilipinas. Mahilig ako sa pie pero wala pa akong nabiling boysenberry and raspberry pie dito. Preserved ang ginagamit ko pero yung buo, ang mga fresh lang na ginagawa ko, strawberry kung merong available sa supermarket. Minsan meron nabibiling fresh blueberry pero bihira at mas mahal. Aniya. Pwede ka bang mag-bake ng 4 na klaseng berry pie? Meron kasi akong tea party next Saturday sa bahay ko with my business partners para may promote ko rin ang pies. And also, I need your presence in my party. Gusto ko na rin ka kapag may katanungan ng mga bisita, ikaw ang sasagot. Bigla siyang kinabahan. Pero boss niya ang nagsasabi kaya hindi siya pa pwedeng tumanggi. Pagkakataon na rin yun para mas makilala siya sa industriya. Okay lang sir, kailan po ba ako magbibake? Sabi na lamang niya. Friday, pwede ka bang mag-overtime sa araw na yon? Walang problema. Hindi ka ba hanapin ang anak mo? Hindi naman. Actually, nasanay ng anak kong palagi akong wala.
Nalo ng tita ko at nagbabantay sa kanya. Nakangiting sabi niya. Napansin niya ang seryosong mukha ni Richard. Huwag mong sanayin ang anak mong wala ka palagi. Okay lang na magtrabaho ka pero hindi maganda kung halos wala ka ng time sa kanya. Honestly, katulad din ako ng mga batang lumaki walang time ang parents sa kanila. Habang lumalaki ako, nasanay akong wala sila. Kapag kasama ko sila, hindi ako komportable. Anito, saka siya pinayuhan. Naisip ko rin yan. Madalas pag uwi ko, tulog na siya. Mas malapit ang anak ko kaysa tita ko. Pero sinisikap kong magkaroon ng time sa kanya kahit may trabaho ko. No choice. Kailangan ko maghanap buhay para sa kinabukasan niya. Malungkot na kwento niya. Mahirap talaga ang single parent. At sa estado mo since early ka nagkaanak, mas mahirap. Hindi ka man lang ba humingi ng sustento sa ama ng anak mo? Hindi siya nakasagot. Napagtanto niyang masyado ng personal ang paksa nila. He is gone. Sagot lamang niya. Gumisa si Richard. Marami talagang irresponsibleng lalaki. Mga takot sa responsibilidad. Sabi pa nito. Matamang tumitig siya rito. Hindi na siya nakakibo. Anyway, pag-usapan na lang natin ang recipe mo. Apat lang naman to eh. I'll pay you with check. Okay lang ba? Ani Richard kapag kuwan. Po? Manghang bang bigkas niya. Anong opo? Tudyo nito. Sorry. Sige, okay lang. Malisang sabi niya. Napakumpanin niya sa mukha ng binata. Ang ngiti nito tila ba puno ng hipnotismo. Nagsusulat na sa check booklet ito si Richard. Walang ideya kung magkano ibabayad nito sa kanya. Nang ibigay nito sa kanyang cheque, nanlalaki ang mata niya nang makita ang halagang isinulat ito. 80,000 pesos ang halaga sa cheque. Ang laki naman ito, sir. Manghang wika niya. Kung ganon, magkano? Anito. Pwede na sigurong 10,000 cents. Common naman ang recipe. Twist at sarili conversion lang naman ang naiba. Aniya. Tumawa ng pagkak ang binata. Nagbibiro ka ba? Mas mahal ang multa kapag nahuli kang nagdako ng recipe. Tanggapin mo na. Mas malaga sa akin ang recipe mo kaysa pera. So see you on Friday and Saturday. May napili ka na bang day off? Anito. Sunday po sana. Sunday? Sige, walang problema. Sa Sabado, dito ka na dumiretso. Susunduin na lang kita ng alas 7. Alas 8 kasi ang party eh. Sige. Tumayo na siya at nagpaalam. Alas 7 ng gabi, nakauwi si Shane. Nag-grocery pa kasi siya. Si Dana na lang inutusan niyang mag-deposito ng cheque sa bank account niya. Hindi pa rin siya makapaniwala sa laki ng halagang ibinayad ni Richard sa recipe niya. Sakto na kapag-hain na ng apunan ng tita niya. Nagre-reklamo pa rin ang anak niyang nagugutom. Dumiretso na siya sa komedor. Ginabi ka na ata. Nag-overtime ba kayo? O sisa ni Dalia? Kinausap pa kasi ako ng boss namin tukol sa recipe ko. Binili niya ang plus recipe ko, tita. Tap, pwede na ba kayong mag-deposit dito sa banko bukas? Masiglang sabi niya. Wow, ang galing naman. Sige, upo ka na. Mamalengke din kasi ako eh. Isasama ko na si Trevor. Umupo siya sa tabi ni Trevor. Mama, fish! Sabi ni Trevor habang tinuturo ang pritong isdang tilapia. Pinaghimay naman niya ito ng isda. Nilagay sa plato nito. Maayos nang kumain mag-isa si Trevor. Naalala niyang biglang sinabi ni Richard tungkol sa pagpapalaki ng anak. Kahit papano may panahon naman siya kay Trevor. Nasanay rin si Trevor na kumain ng kahit anong gulay. Hindi ito sinanay sa mga gadget katulad ng ibang bata. Basta't may laruan tong kotse at robot, masaya na ito. Pagkatapos ng hapunan, tinuruan niyang magsulat at magbasa si Trevor. Napansin niya, mahilig sa mga numero si Trevor. Mas interesado to kapag mathematics ang itinuturo niya rito. Iniisip niya baka nagmana to sa tatay nito. Hate niyang math pero hindi naman siya mangmang dito, no? Katunayan na pilitan lang siyang mag-enroll noon ng engineering. Dalusapan na yun ng papa niya. Pero ang totoo, ayaw niya sa kursong iyon. 1 plus 2. What's the answer, Trevor? Tanong niya sa kanyang anak habang nakaupo sa kama. Nagbilang sa daliri ang pobreng bata, tsaka pinakita ang tatlong daliring nakausli. 3, mama, sagot nito. Very good. Inalikan niya ito sa noo. Pinalakpakan ni Trevor ang sarili. Yeah, mamaya nagsulat to sa papel. Nagsulat ng letra hanggang sa nabuo ang first name nito. Naisip niya, wala siyang choice kundi sarili niyang apelido ang ipagamit kay Trevor. Pwede naman daw. Nag-alala lamang siya sa paglaki ng anak niya. Siguradong maghahanap ito ng tatay.
Inayaan niyang magsulat sa Trevor. Nagbabad siya sa social media gamit ang kanyang cellphone. Nagpalit ng Facebook account at ang dating gamit niya na hack. Noon lang niya na-accept ang friend request ng mga katrabaho niya. Pagkawa, nagbasa siya ng mga status dumaraan sa newsfeed niya. Nang tignan si Trevor, nakatulog niya ito. Inayos niya ang pagkakahiga nito at saka ito kinumutan. Humiga na rin siya sa tabi nito. Hindi pa rin siya makatulog. Nang tignan niya ulit ang Facebook niya, meron na naman siyang friend request. Nang buksan ang account ng sender, nagulat siya nang malamang ang boss niya, si Richard De Silva. Ganoon na lang ang kabog ng dibdib niya. Online ito at malamang naghihintay na tanggapin niyang request nito. Nag-explore muna siya sa account nito. Tinignan niya ang mga post ito at ang mga litrato. May nakita siya mga litrato kasama ni Richard ang ex-boyfriend niyang si Robert. Mga lumang litrato na malamang ang mga iyon. Noon lang niya naisip na wala ng litrato ni isa sa kanya si Robert. Naisave niya ang mga litrato nila sa luma niyang FB account at sa luma niyang cellphone na nasira. Wala man lang siyang naisalba kahit isa. Maya-maya nagdesisyon siyang tanggapin ang friend request ni Richard, saka siya nag-log out. Ginugupo na rin kasi siya ng antok. Biyernes ng hapon, pagkatapos maglagay ng icing sa cake, sinimulan ni Shane ang paggawa ng pie crust para sa gagawin niyang berries pie. Kompleto rin ang sangkap na gagamitin niya. Ang ibang kasama niya nakapag-out na. Alas 4 na kasi ng hapon. Di na siya humaling ng assistant na makakatuwang. Hinuhulma niya na sa pie plate ang nagawa niyang dough nang may pumasok. Tahimik na si Arya dahil wala ng mga kasama niya. Malakas ang aircon si Arya dahil doon nilalagay ng icing ang mga cake. Solong-solo niya ang stainless na preparing table. Puro salamin ang palibot kaya't maaaninag niya ang refleksyon ng lalaking pumasok. Bakit nag-iisa ka? Hindi ka ba nag-request ng katuwang? Tanong ni Richard nang makalapit sa kanya. Sinipat niya ito. Nakasuto ng bughaw na polo shirt at itim na pantalong maong. Nanuot sa ilong niya ang masculine scent ng pabangong ginamit ito. Hindi na kailangan. Madali lang naman to eh. Ani niya. Habang hinihiwa ng mahahaba ang do. Nanilapad niya ng manipis. Dapat mas inagahan mong pagsimula. Baka abutin ka ng gabi. Okay lang. Marami kasi akong ginawang icing kanina para sa limang cake. Nagtataka siya bakit nagtatanggal ng relo si Richard. Pagkawa nagugas ng kamay at nagsuot ng hairnet. Tulungan kitang maghanda ng mga sangkap mo. Naku, wag na sir. Kaya ko na to. Awat niya rito. Dito nakinig. Inalis sa kahon ng sariwang strawberries. Hindi ba gagawin pang jam itong strawberry? Tanong nito. Meron akong pinabiling strawberry jam. Ang mga fresh fruits toppings lang. Tugon niya. Okay, ano bang uunahin mo? Strawberry pie. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo at maghahanda ako. Inilagay niya sa chiller ang natapos niyang dough, tsaka simulan magtimpla ng filling. Pinapanood siya ni Richard habang naghahalo ng mga sangkap sa mixing bowl. Naiilang siya dahil madalas nagbabanggaan ang mga braso nila. Painitin na ba ang oven? Tanong nito. Oo, pakiusap. Tumalima naman sa Richard. Pansin niya ang interest ni Richard na matututunan ang ganawa niya. Maya-maya bumalik na ito sa pwesto at sa tapat niya. I remember my elder brother. He loves baking too. Actually, siya ang nakaisip ng business na to. Kapag nagbe-bake siya, ako ang assistant. Siyempre, ako na una nakakatikim ng luto niya. Masiglang kwento ni Richard. May kung anong kumurot sa puso ni Shane. Hindi siya kumikibo. Itinuloy niya lamang ang kanyang ginagawa. Sadly, he left me. Ang totoo nung namatay siya, naisip kong kalimutan na ang planong na to. Nana-business namin, pero naalala ko rin kung para siya nag-effort para makaipon ng puhunan. He dedicated this business to me and to the girl he dreamed to marry with, but he failed. Patuloy na kwento ni Richard na lalong umangat sa konsensya ni Shane. Nabanggit sa kanya noon ni Robert na kapag nakapagtapos sila ng pag-aaral, magtatay ito ng pastry business kung saan silang dalawang magpapatakbo. Pero nung panahong sinasabi niya ng binata, buntis na siya. Ramdam niyang mahal na siya ni Robert pero hindi niya nailihim ang pagbubuntis niya. Ayaw niyang isumbat dito balang araw ang pagkakaroon niya ng anak sa ibang lalaki. Natakot din siya na posibleng hindi rin siya tatanggapin ng parents ni Robert kapag natuklasan ng mga ito na hindi si Robert ang tatay ng anak niya. Si Robert din ang nagsabi na high profile ang parents nito at masyadong conservative, kaya mas pinili niyang tapusin na lamang
ang lahat sa kanila ni Robert habang maaga pa. Umaasa siya na makakapag-move on din to, pero hindi niya inaasang hahantong sa kamatay ni Robert ang lahat. Kumislot si Shane ng mamalayan na pinupunasan ni Richard ng tissue paper ang kamay niya na natapunan ng filling ng strawberry. Hindi niya naibalanse ang bowl na puno ng filling kaya't natapon ang iba sa kamay niya. "Sorry," aniya. "It's okay. Baka pagod ka na. Ako na magbubuhos ng dough," sabi nito at saka inagaw ang bowl sa kamay niya. Hiniyaan na lamang niya ito. Dalawang dough ang nalagyan nito. Si Richard na rin ang nagpasok ng pie sa oven. Inayos lang nila ang time at temperature. Pagkuhan, sinunduman niyang timplahin ang blueberry pie. Nakaalalay pa rin sa kanya si Richard. Alas 8 na ng gabi, natapos si Shane ang trabaho. Talagang di siya iniwan ni Richard hanggat hindi siya natatapos. Ito ang nagligpit ng mga ganamit niya. Sa loob ng ilang oras na nagkasama sila sa loob ng production room, hindi niya namalayo ng unti-unting paglalaho ng pagkailang niya sa binata. Hindi naman kasi literal na boss na high profile. Parang empleyado lang din ito. "Ako na magliligpit ng kalat, sir," sabi niya rito, habang pili ditong inaagawan ng trabaho sa lababo. "No, kaya ko na to. Hindi ka po pwedeng magbasa ng kamay. Baka mapasma pa ang mga kamay mo. Pakiabot na lang sa akin ang ibang huhugasan," sabi nito at saka siyang nitian. Sumikdo ang puso ng dalaga na salubungin niya ang matamis ng ngiti ni Richard. Kinuha naman niya nag-iisang baking dish na nagamit. Mabilis tong kumilos. Saktong pag-abot niya dito ng baking dish, napadpad ang isang kamay nito sa kamay niyang may hawak na baking dish. Sana yun ang hahawakan nito. Sa lababo kasi ito nakatingin, kaya kamay niya ang nahawakan nito. Marahas itong lumingon sa kanya. Gulat siyang napatitig dito. Hindi niya inaasahan na matitigilan ang binata at seryosong tumitig sa kanya. May ilang sandaling magkatitigan lamang ang kanilang mga mata sa mga sandaling iyon. Hindi magawang kontrol ni Shane ang tuloy ng tibok ng kanyang puso. Mukhang wala pang ang balak si Richard bawiin ang basang kamay nito na nakahawak sa kamay niya. Mamaya, kumislot ito. "Sorry," bigkas nito. Nawindang siya nang alisin nito ang kamay niya. Sa kahit ang nangat ang laylayan ng damit nito at walang pag-aatubili, pinunasan iyon ang nabasang kamay niya. Nasilip niya ang naghantad nitong puso na hitik sa muscle na nagka-parte-parte. Kakaiba talaga ang lalaking to. Lalong kakaiba ito sa lahat ng boss. Marahil ay dahil napakabata pa nito para maging seryoso. Hindi niya kinayang ginawa nito. Inilapag niya sa gilid ng lababo ng baking dish. Tsaka pinigil ito sa ginagawang pagpupunas sa kamay niya. Noon lang niya napansin na basa na rin ilang parte ng kamiseta nito. Hindi man lamang ito gumamit ng apron. "Basa ka na, sir. Baka pasukin na lamig ang sikmura mo. Tama na yan," pigil na rito. "Sorry, mukha na akong dugyot. Tingnan sa itsura ko." Nakangising sabi pa nito. "No, you're not. The hottest boss in universe, sir," ngalingalin niyang sabihin. "Hindi naman. Okay lang naman," aniya pagkuhan. Tinapos talaga nito ang paghuhugas. Sa mga oras na yon, tayong service crew na lang naiiwan sa shop at hindi allowed ang mga to na gawin ang trabaho sa loob ng production room. Hindi rin po pwedeng pumasok ang mga ito doon. Ginawa na ngang pamunas ni Richard ang damit nito. Hindi rin po pwedeng mayamay ito maliko dito sa kanya at saka ito naghubad ng damit. Tula lang nakatingin siya sa malapad itong likod na may nagagalawang muscles na nagahati ng maliliit. Pakiramdam nga niya, may kung anong bumara sa lalamunan niya. Paulit-ulit siyang lumunok at bumuntong hininga. Para siyang nakakadarang sa tapat ng oven na mayroong init ng 400 degrees Celsius. Hindi kinaya ng lamig ng aircon ang init ng nararamdaman niya. Mauna ka na sa labas, Shane. Susunod ako. Intayin mo ako sa parking lot ng shop. Sabi nito at nagulat si Shane at tawagin siya nito sa kanyang pinaiksing pangalan. Nasanay kasi siyang apelido ang tawag nito sa kanya tulad sa ibang empleyado. Walang imik naman siyang lumabas. Di na nag-abalang magpalit ng damit. Hinabad lang niya ang chef jacket niya. Naisip niya munang umuwi pero sinabi ni Richard hintayin niya ito. Naghintay nga siya sa parking lot ng shop. Marami pang kotseng naparada sa garahe at karamihan mga sasakyan ng customer na bumibili.
Makalipas ang halos kalahating oras ng paghihintay, lumabas si Richard. Nakapagbihis na to ng itim na kamiseta. Sinalubong niya to para sana sabing magta-taxi na lamang siya. Sir, magta-taxi na lang ako. Baka makaabala pa ako sa'yo. Aniya. No, iyahatid na kita. San ka ba nakatira? Sa La Casa Blanca Village. Tugon niya. Dumadaan ako doon pauwi sa bahay ko. Hindi mo na kailangan mag-alala. Sumabay ka sa akin para hindi ka na mamasahe. Wala din naman akong lakad. Lumipat to sa kotse at umandar. Nag-abala na itong pagbuksan pa siya ng pinto. Sumakay siya at tumupo sa passenger seat katabi nito. Di mo ba kasama ang tatay mo sa bahay? Tanong ni Richard nang umusad ng sasakyan. Hindi na, sagot niya. Bakit naman? May pamilya na kasi siyang iba. Hindi ba kayo okay? Kinawestiyon din niya ang kanyang sarili. Aminado siya na patawad niya ng papa niya, pero hindi na siya ganun kakomportabling kasama to tulad noon. Mas okay nang ganun sila at may kanya-kanya ng buhay. Nasira ang relasyon namin since nag-asawa siya ulit. Hindi mo ba nagustuhan ang desisyon niya? Umiling siya. Well, mostly sa mga anak ayaw talaga magkaroon ng bagong asawa ang isa sa parents nila. Hindi ko maintindihan bakit ganun. Marami akong kilalang nasa parehong sitwasyon mo. Ayaw nila sa stepmother or stepfather nila. I'm not sure if it's normal or it was a curse. Sa kaso ko, umasa kasi ako sa pangako ni Papa na hindi na siya mag-aasawa ulit. Pinangawakan ko yun pero binigo niya ako. Nadismaya ako sa desisyon niya. Of course, he's still a guy. Iba kasi ang atensyon at pagmamahal na ibibigay ng asawa kaysa anak. May mga pangangailangan ng magulang natin na tanging partners ng nila nakakapagbigay. You know what I'm talking about? But I also understand your side. Si Papa lang kasi ang naiwan sa akin. Wala akong mga kapatid. Para sa akin, sapat nang siyang kasama ko, sabi niya. Nasasabi mo yan kasi hindi ka pa nakatagpo ng partner mo sa buhay. Sa ngayon, sapat ang anak mo, ngiti niya. Wala ka na bang balak maghanap ng partner sa buhay? Bata ka pa naman, tanong nito. If God will give me the right guy, why not? Tugon niya kapag gawan. Right guy don't exist, but you can choose your own right guy. Nakangiting wika nito. Di na siya kumibo na makarating sila sa gate ng village. Gusto sana niyang bumaba na roon pero ipinasak pa rin Richard ang sasakyan hanggang sa tapat mismo ng bahay niya. Ngayon lang ako nakapasok dito. Dahil palang nakatira dito, no? Sabi nito. Oo, meron na rin school ng elementary at high school dito. Nice! Mukhang tulog ng mga kasama mo sa bahay. Makakapasok ka pa ba? Anito. Meron akong susi. Salamat, sir. Kumilos na siya para bumaba. You can call me by my name while we're outside the company, Shane. Masyadong formal ko pati sa labas, sir, ang tawag mo sa akin. Wika nitong siyang nagpipigil sa kanya. Nang lingunin niya to, natigilan siya ng masilayan ang matamis itong ngiti habang mapungay ang matang nakatitig sa kanya. Gumanti siya ng komportabling ngiti. Okay, salamat sa paghatid, sabi niya pagkuwan. No worries, see you tomorrow sa shop. Susunduin kita at kukunin natin ang pies. Nagdala pala ako ng isang blueberry pie, baka kasi hindi ako makatulog mamaya kapag hindi ko natikman yun. Nakangiting sabi pa nito. Natawa siya. Para ka namang naglilihi. Ano niya? Tumawa rin ito. Naalala ko, 3 years ago, naranasan kong mag-crave ng gusto sa sweets. Nasa Australia ako nun, gustong gusto kong kumain ng ginataang malagkit, yung mayroong sago. Bilo-bilo ba ang tawag doon? Nasusuka ako kapag hindi ko nakakain ng gusto ko eh. Ang sabi ng mga kaibigan ko para daw akong buntis. May nagsabi pa nga na baka may babae daw akong nabuntis. Pwede daw kasing malipat sa lalaki ang paglilihin ng babae. Kwento nito. 3 taon na nakakalipas? Tumaba ang ngiti ni Shane. May naalala kasi siya nung nakarana siya ng morning sickness pero hindi nagtagal. Naging magaan ang paglilihin niya. Hindi nga siya degrade ng kahit anong pagkain. Parang di lang siya buntis. Oo, nangyayari talaga yun. Baka nga tama mga kaibigan ko, komento niya. Biglang tumahimik si Richard. Pagkawa nagpaalam na siya rito. Hindi maalis ang ngiti sa labi ni Richard habang nagmamaneho siya pauwi sa bahay niya. Sa mga sandaling iyon, tanging si Shane lamang ang naman ng isipan niya. Mamaya naisip niya, hindi naman siya ganun ka-open sa mga babae. Bihira pa siya magkwento sa private life niya sa babae. Lalo na hindi niya gaanong kilala pero para sa kanya, hindi ibang babae si Shane. He felt something special with her presence. Seemed did melt, met her already before. Maya-maya naisip na naman niyang na-share niyang kwento kay Shane.
tungkol sa karanasan niya noon na para siya naglilihi. Minsan naisip niya maaaring tama mga kaibigan niya na baka nga may nabuntis siyang babae. Hindi niya yun maaaring itangge dahil aminado naman siya. Meron siyang nakatalik na babae na minsan umuwi siya ng Pilipinas at sumama kay Robert na makipagkita sa barkada nito sa bar. Hindi siya sanay uminom ng alak pero napilit siya ng mga kaibigan ni Robert. At para nga makaiwas, nagpaalam siyang magbabanyo pero plano niya nang umuwi. Pero nung malapit na sa pinto, inataka siya ng matinding pagkahilo kaya umupo na muna siya sa tapat ng bakanteng mesa. May lasing na babae pang lumapit sa kanya. Iiwasan niya sana ito pero nawalan ito ng balanse kaya niya sinalo. Dahil sa pagkahilo, hindi niya kontrolado ang pangyayari. Natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na kakakalika ng babae. Natangay siya papalabas ng babae pero hindi na sila umabot pa sa hotel. Sa kotse niya sila nagtuos. Pero sa kabila ng mga nangyari, hindi niya na maalala ang mukha ng babae. Bigla rin tong umalis. Naabutan siya ni Robert sa kotse. At iyon na ang nag-drive pa uwi. Hindi niya sigurado kung nabuntis ba ang babae. Hindi rin niya sigurado kung naalala ba siya niyon. Pero aminado siyang umaasa siya na balang araw, magtatagpo ang landasan ng babae. At kung nabuntis man nga ito, nakahanda naman siya na paragutan ito. Pero 3 taon na nakakalipas, baka nakapag-asawa ng babaeng yon. Pagdating ng bahay, pinasok ni Richard sa freezer ang pie para mabilis lumamig. At na siyang matikman ang pie ni Shane. Itsura pa lang ng pie, talaga nga namang nakakatakam. Nag-hotpot na muna siya bago kumain. Nung lang niya naalala, hindi pa sila naghahaponan ni Shane. Napokpok niya ang sarili niyang noo. "You are a nobody, Ray. Why didn't you invite her for dinner before taking her home?" Kinagalitan niya ang kanyang sarili. Pagkatapos niyang kumain, nagbukas siya sa Facebook, sa kanyang cellphone, at nagbukas sakaling online si Shane. Na makitang online ito, nagpadala siya ng private message dito. "Hi, sorry I forgot to invite you for dinner. Next time na lang," sabi niya. Maya-maya pa, sumagot ng dalaga. "Okay lang, di na kailangan yun. Tulungan mo naman ako. Basta babawi na lang ako ha, magpahinga ka na. Good night." "Okay, good night." Na mag-offline ng dalaga, inilabas niya sa freezer ang buong blueberry pie at saka iniwa. Nang matikman niya ito, napapikit siya. Langit! Sa buong sandaling ninanaman niya ang sarap ng pagkain, naghari na naman sa hakote niya si Shane. The way how she prepared the food and her gorgeous face while busy. Pumintig ng mabilis ang puso niya habang nasa isip ang dalaga. Pagdilat ng mata, umiling siya. "Adik ka na, Alden Richard." Di niya namamalay na parami na ang nakain niyang pie. Dito nakakasawa dahil katamtama ng tamis na may konting asim mula sa blueberry. "Perfect. I like it." Komento niya. "I like her." Protesta naman ang isip niya. That smile. "I knew what's the meaning of that," sabi ni Ivan. Pinsan ni Richard. Matutulog na sana siya pero bigla itong dumating at sinabing makikitulog muna sa bahay niya dahil tinamad na itong bumiyahe pa uwi ng Tagaytay. Pinatikim niya rito ang blueberry pie. Nalipasan na siya ng antok. Alas 11 ng gabi noon pero naroon pa sila sa lobby. Nagkukwentuhan habang magkaharap na nakaupo sa sofa. Tumikwas ang isang kilay niya. "What's wrong with my smile?" Maang niya. "May nililigawan ka ng babae, no?" Anito. Tumawa siya ng pagak. "Ang advance mo naman mag-isip. Masaya lang ako kasi ang inaakala kong special qualification na gusto ko sa isang babae. Parang isang falling star, bihirang makita. But I think God bring her to me. She's not just a good and skilled pastry chef. She's also gorgeous and beautiful." Nasasabik na kwento niya kay Ivan. Gumisi si Ivan. Nakakagulat naman. "Ang palagi kong inaasahan ikukwento mo sa akin about business and money investments. Himalang nag-open up ka tungkol sa babae. Pero huwag kang masyadong nagpaka-possessive. Baka matulad ka kay Robert." Anit at napares ang ngiti nang maalalang yumaon niyang kapatid. Narealize niyang ganoon na sa pananalita niya ang narinig niya noon kay Robert. Habang nagkukwento tungkol sa mahal nitong babae. "But he will assure that they have different ways of loving a woman. He might be possessive but he won't let the woman to control his manliness. You know how much I love my brother, Ivan. He is my inspiration. Sa totoo lang, hindi pa ako nakamove on at nakontento sa biglang pagkawala niya. I'm still hoping for the answer and the justice." Seryosong pahayag niya. "What kind of justice?" "Pero siguro nga ganun talaga kapag ang gusto ko. Sa tingin na iisip ko si kuya, masakit pa rin."
I cannot blame you. Anyway, pwede na ba tayong matulog? Inaantok na talaga ako eh. Pagkawan ay sabi niya. Iniligpit naman niya ang ginamit niyang kubyertos. Pagkawan ay sabay na sila ni Ivan na pumanhik sa second floor kung saan ang kwarto niya at ang guest room. Regalo pa sa kanya ng parents niya ang house na iyon. Nang matapos siya ng college, dapat nga pareha sila ng kuya niya ng regalo pero since namatay ng maaga ang kapatid niya, napunta ang lahat ng mana. Eksaktong alas 7 ng umaga. Nasa RM Pastry Shop na si Shane at inihanda ang dadaling berries pie. Sinalansan niya ang mga ito sa 12 pirasong pie box para pagdating ni Richard ready niya. Tinulungan siya ng mga kasama niya sa production department. Ang swerte mo Shane, ikaw ang napili ni boss, sigurado may bonus ka sa kanya, sabi pa sa kanya ni Harold. Na isa sa pastry, chef na kasabay niyang na-hire. Overtime lang ang mababayaran sa akin. Totoo bang tinulungan ka kagabi ni boss sa pagbibake ng pies? O sisa nito? Oo, wala kasi akong assistant. Siya naman na may gusto eh. Nakachismis naman sa kanila ang pioneer chef na si Mang Tonyo. Ganyan si boss kabait. Di siya tulad ng ibang boss na walang pakialam sa empleyado kahit nahihirapan na. Pero hula ko, hindi lang dahil sa trabaho kaya siya mabait sa'yo. Mukhang tinamaan si boss sa'yo, Shane. Tukso ni Mang Tonyo. Di niya itaytago ang pag-iinit ng mukha niya. Di naman siguro. Aniya, pero nakadama siya ng excitement. Obvious kaya. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa magandang pastry chef? Ang swerte ng lalaki sa'yo. Ani Mang Tonyo. Napansin ang kanina pang pagtitig sa kanya ni Harold. Natatandaan niya, matanda lang na 2 taon sa kanya si Harold. Kung tutuusin, gwapot at mabait. Ito palaging tumutulong sa kanya kapag naglalagay siya ng icing sa cake. Minsan nagsishare to ng ulam sa kanya. Hindi lingid sa kaalaman niya na binata pa si Harold at nag-aral to ng culinary arts sa Quezon City. Sinabi nitong kumukuha lang to ng experience kaya ito nagtatrabaho roon. Plano kasi nitong sumunod sa tatay nito na chef sa barko. Naudlot ang kwentuhan nila nang dumating si Richard. Si Harold ang inutusan nitong maghakot ng nakakahong pie sa kotse nito. Silundan kagad niya si Harold para i-assist ito sa pagsalansan ng pies para hindi masira. Sa backseat nila inilagay ang mga kahon. Dapat dito ka upo sa backseat, Shane, para malalain mo mga kahon, ani Harold. Oo nga, pwede naman siguro nating itali ang mga kahon na patong-patong para hindi madiskaril. Sige, itatali ko. May nakahandang panali si Harold. Tinulungan niya si Harold na may tali ang patong-patong na kahon. Hawak niyang 4 na kahon habang ito ang nagtatali. Sayang, di ko natikman ang pie mo, sabi ni Harold. Maging available naman ang pie sa shop, baka pati kayo gagawa na rin ng recipe, aniya. Sa palagay ko, sa'yo ko lang ipagkakatiwala ni boss ang recipe. Bakit naman? Di sumagot si Harold. Salip, gumiti lang to. Curious na tumitig siya sa binata. Di na malaya ni Shane, nasa tabi na nila si Richard at naabutan sila ni Harold sa ganong ayos. So, kailangan mo muna magtitigan kayo bago madaling ng trabaho? Gahol na ako sa oras, sabi ni Richard sa iritableng tinig. Kumistot si Shane. Si Harold naman nagmamadaling maitali ang mga kahon. Bakit yun naisip italian kanina sa loob para hindi kayo nahihirapan? Baka mahulog pa mga yan. Ipasok yun na yan sa kotse at sumakay ka na, Shane. Apuradong udo si Richard saka ito tumulong sa pagsalansa ng mga kahon sa backseat. Nagulat naman si Shane sa biglang pagsasakit ni Richard. Maganda pa ang mood nito pagdating nito kanina. Sa backseat siya na siya uupo pero pinalipat siya ni Richard sa harapan. Nag-aalala siya at baka hindi maisalansa na maayos ang mga kahon. Na makompleto ng kahon ng pie ay sumakay na rin si Richard. Binuhay ang makina ng kotse. Nang makausa lang sa sasakyan, kinabahan si Shane nang biglang bumilis ang pagmamaneho ni Richard. Panay ang lingon niya sa likuran sa pag-aakalang mahuhulog ang mga kahon. Nang pansin niya na mukhang mahuhulog na ibang kahon, nagreklamo na siya. Sir, baka mahulog ang mga kahon? Pwede ba ako lumipat na lang sa likod para malalayan ko mga kahon? Aniya. Sinipat ni Richard ang mga kahon. Natatakot ka bang mahulog? Makahulog ang tanong nito. Hindi siya sigurado kung kahon pa ba ang tinutukoy nito. Baka po kasi madeform ang mga pies kapag nahulog.
nag-aano lang sabi niya. Hayaan mong mahulog. Talagang madedeform pero pwede namang ayusin. Pero hindi po lahat kayang ayusin na normal na anyo. Baka hindi na po ito mapakinabangan. Biglang bumagal ang pagmamaneho ni Richard. Nagkaroon siya ng pagkakataong ayusin ang mga kahon. Pagdating sa two-story house ni Richard sa isang subdivision, nagtulungan silang ilabas sa mga kahon. Nagtataka siya bakit wala man lang isang servidora. Dumiretso sila sa mini function room na karagtong ng malawak na lobby. Magara at modern ang bawat detalye ng bahay. Nakaset up ang function room para sa tea party. Nakanda ang mga teacups at iba't ibang klase na imported tea, hot and cold water dispenser at iba pang kubyertos. May nakalaang mesa para sa pies na katabi lamang ng mga tea. Meron nakaset up na 10 round table na merong puting tablecloth maging set cover, puti. Mamaya may dumating na dalawang babae at tatlong lalaki. Nakasuot ng puting blouse sa mga ito at slacks. May mga hairnet din at nakasapatos. Kagad kumilos sa mga ito para ayusin ang dapat ayusin sa pasilidad. Hula niya mga on-call service crew ang mga ito. Inihanda niya man ang mga pies ayon sa flavor. Lumapit si Richard at binigyan siya ng pie slicer. Huwag kang mahihiyang mag-utos sa mga crew. Mga intern student sila ng RRM Culinary Institute. Sabi ng binata. Yes, sir. Aniya. Umalis naman si Richard. Maaring sasalubungan ito ang mga bisita. Noon lang niya napansin ang formal attire ni Richard. Nakasuot to ng abuhing tuxedo. Nakaayos ang buhok. Nakakaakit din ang bango nito. Inamoy naman niya ang kanyang sarili. Kalulo lang ang inamit niyang pabango at manipis na makeup para naman hindi siya maputla kapag nahagip siya ng kamera. Siguradong may magnanasang kumuha ng mga litrato sa mismong events. Katulad pa rin ang nakasanayan ng ayos ng buhok niya. Di na siya nagsuot ng hairnet dahil naipit naman niya na maigi na hairpin ang mga hiblang hindi kayang sakupin ng ponytail. Maliban sa pies, meron ding dinalang cookies si Richard para sa mga bisita na hindi mahilig sa pie. Nang isa-isa na magsitatiyan ang mga bisita, napanatili ni Shane ang kanyang ngiti habang isa-isang binabati ang mga pumapasok. Nakatayo siya sa gilid ng long table kung saan nakalagay ang mga pagkain, mga nakasuit at nakadress ang mga bisita at talatang mga bigating negosyante. Malamang ilan sa mga ito investor ng RRM Culinary Institute. Pumasok na rin si Reed kasama mag-asawang Chinese national. Halos mapuno ang buong pasilidad at okupado lahat ng mesa. Pumesto si Richard sa harapan kung saan meron nakandang microphone. Nagsimula ito magsalita. Good morning, ladies and gentlemen. I am thankful for your time to come here. This party was the continuation of my Thanksgiving party and also the celebration of my journey in pastry business. Like my brother told me, business is also a passion, a most challenging passion. He inspired me to embrace food industry. He said business was more interesting than working in a bank while counting money of other people. While in business, you are counting your own money. Now I am here, continuing my brother's legacy. I just realized he's right. I found his business more interesting, of course. The difficulty in the market was not like other kinds of business. The competition in this business was very challenging. So I'm always hoping for more success and believe in my ability and knowledge. Again, thank you and please enjoy the party. Mahabang talumpati ni Richard. Umugong ang palakpakan. Ang ibang bisita lumapit na sa mesa kung saan nakalagay ang tea. Nabaling ang atensyon ni Shane sa mga bisita. Kanina habang nagsasalita si Richard, tumaas lalong pagganga niya sa binata. Nabanggit nito si Robert sa talumpati nito. Naramdaman niya ang sakit na nararamdaman ni Richard sa pagkawala na minamahal niya itong kapatid. Kaya lalo siya nagalit sa kanyang konsensya kahit nasaktan din siya sa nangyari. Lumapit na rin sa kanya si Richard at tinulungan siya sa pagdidistribute ng mga pies habang pinapakilala nito ang bagong produkto. Ito ba ang sinasabi mong bagong produkto, Richard? Tanong ng lalaking mataba na nakasuit. Yes, sir. Actually, bagong chef ko rin nag-present sa akin ng berries pie recipe. Hindi to literal na recipe. She have her own recipe and it's more delicious. Pagmamalaki ni Richard. Hi, Richard. Siya bang babae nagpa-inspire sa ilalo para sa business na to? Usig naman ng babaeng kasama na matabang lalaki. Uminit ang mukha ni Shane na mapansin sa kanya nakatingin ng babae. May ilang sandaling hindi nakasagot si Richard. Sinipat din siya nito. Mamaya, masaya ang tumawang binata. Actually, she is my new pastry chef. She is Shane.
She graduated also in RRM Culinary Institute. She is my youngest shop chef, but she's skilled. Pakilala sa kanya ni Richard na inuwasan ang tanong ng babae. And she's beautiful, dugtong ng babae. Yeah, you're right, sang-ay naman ni Richard. Pakiramdam ni Shane apoy ang lumalabas sa malaking air condition. Pinagpapawisan siya dahil sa tents. Nag-serve lang siya ng pie na pinipili ng mga bisita. What do you call this one, chef? Tanong sa kanya ng Chinese national na ginang. That one is raspberry pie, ma'am, sagot niya. Oh, nice. Can I have one slice of that? Anito. Yes, ma'am. Nilagyan naman niya ng isang hiwa ang pie ng platito nito. Nang makakuha ng lahat ng pagkain, saka lang nakaramdam ng pagod sa Shane. Namataan niya na si Richard na nakikihalubilo sa mga bisita nito habang pumapapak din ng pie. Doon siya lalong humanga sa binata. He is almost perfect, inside and out. Richard was the ideal man that every girl is desiring with. Of course, she's one of those girls. Inaayos si Shane ng mga natirang pie nang maramdaman niya ang presensya ni Richard. Tinabihan siya nito. You made my party perfect, Shane. I must say that I'm lucky to have you in my company. Masiglang pahayag nito habang naghihiwa ng pie. Thank you, sir. I'm happy for your success. Congratulations. Aniya. Natigilan siya na ibigay sa kanya ni Richard ang platito. Nalagyan nito ng isang hiwa ng blueberry pie. Manghang tumitig siya dito. Sinalubong siya nito na matumis ng ngiti. Hindi niya naawat ang biglang pagsikto ng puso niya. That's for you. Umupo muna tayo at ipaubaya mo sa mga crew ang pagliligpit dito. Let's go! Anito at saka siya giniya papalapit sa nakabakanting mesa. Pinaghila pa siya nito ng silya. Umupo naman siya dala ang platito ng pie. Nagabala pa si Richard na ipagtimpla siya ng tea. Pagbalik nito, saka lang ito umupo at tayong tilang inihanda nito para sa sarili. Malamang kanina pa itong nabusog ng pie. Kumain ka na. Tikman mo naman ang mga niluto mo. Judge your own work, sabi nito. Ang totoo, bihira siya nakakatikim ng blueberry pie. Di siya masyado mahilig sa pies. Mas gusto niya cookies and cupcakes. Salamat, tito. Sana nagustuhan ng mga bisita mo ang pie. Aniya. Hindi lang nila nagustuhan. Gustong gusto nila. Meron nga nag-order at meron ang gusto mag-take out. Ako ang unang tumikim ng pie at masasabi ko na the best ang luto mo. Nahuli mo ang taste ko. Meron na naman ako may pagyayabang sa parents ko pag uwi ko from Australia. Lara na si mommy, mahilig din sa pie. Ang totoo, ngayon ko lang na-explore ang pie recipes ko. Bihira kasi nag-order sa akin personal dahil may kamahalan. Hindi ko rin ito masyado in-offer sa mga customers ko. Sabi niya, mababa kasi ang target market mo. Good thing naisip mong ipresenta sa akin na recipe mo. Maraming available recipe ng pies sa internet pero common na. Mas gusto ko pa rin yung version mo. Meron taste of Pinoy kaya't makakahatak ito ng Pinoy pastry lovers. Common kasi ang pies sa mga Americans at sa ibang lahi. Tama ka, komento niya. Nang may nagpaalam ng mga bisita, iniwan siya ni Richard para harapin ng mga papaalis na bisita. Hanggang sa sunod-sunod na silang nagsialisan. Tutulong sana sa pagliligpit sa Shane pero pinigil siya ni Richard. Niyaya siya nitong magpahinga sa swimming room nito na naroon lamang sa loob ng bahay. Merong glass door ang room na patungo sa backyard garden. Dito ka na mag-lunch, Shane. Magpapaluto ako sa mga crew. Naalala ko may utang akong dinner sa'yo. Sabi ni Richard habang magkatabi sila nakatayo at nakaharap sa hardin. Pumiit siya paharap sa binata. Baliwala sa akin ng dinner. Di naman kailangan yun eh. Aniya. Ngumisi ito. Alam ko na iilang ka lang sa akin. Isipin mo lang na hindi mo ako boss at di kita empleyado. Let's think we're just friends. We have to be comfortable to each other. Isn't it bad, right? Kaswal na wika nito at kumagat labi siya. Ang totoo, hindi siya naiilang dito. Nahihirapan nga lang siyang timpiin ang pabugso-bugsong damdamin na hindi niya inaasahan. Napakabait mong boss. Sana katulad mo lahat ng boss. Komento niya. Tumawa ang binata. Ewan niya sa tuwing tumatawa ito, gustong gusto niya itong titigan. Lalo itong gumagwapo. Sigurado kapag nagkaedad na ako ay magiging irritable na ako at nagiging bossy. Katulad ng dad ko. Pero walang taang pinanganak na hindi marunong magalit. Inaamin ko. Madali ako mairita at magalit kapag meron akong di nagustuhan at pakiramdam ko na apakan ng ego ko. Anito, normal lang naman yun sa tao. Kahit naman siguro sino mabait kapag naubusan ng pasensya, maglalabas ng galit. Yeah, yes, mag-explore muna ko sa garden.
Magpapaluto lang ako ng lunch natin. Pagkawan ay sabi nito at saka siya iniwan. Lumabas naman siya at taglakad-lakad. Sa malalim na bahagi ng hardin, makalipas ang alas isang oras, binalikan siya ni Richard. Nakapagbihis na ito ng puting polo, shirt at baong na pantalon. Niyaya siya nito sa komedor kung saan siya nakahanda ng pagkain. More on vegetables na nakain sa mesa at seafood. Nagpalit na rin siya ng puting blouse dahil naiinitan na siya sa suot niyang chef jacket. Sorry, hindi kita natanong kung anong gusto mong ulam. Okay lang ba sa'yo nakahain? Sabi ni Richard na magkasalo na sila sa tanghalian. Okay lang. Mas gusto ko nga ang gulay at seafood. Ano niya? Di kasi ako mahilig sa meat like pork, chicken and beef. Bumawi naman ako sa sweets. Nakangiti ang wika nito. Bihira din akong kumakain ng meat. Mahilig din ako sa sweet. Sabi niya. Napansin niyang malapad ng ngiti ng binata. Nahawa siya sa ngiti nito. Naisip niya malaki talaga ang pagkakaiba niya, ni Richard kay Robert. Mas seryoso si Robert sa maraming bagay. Silang hindi nagpagkakasundoan. May ask something personal, Shane? Mamaya ay tanong ni Reed. Bigla siyang kinabahan. Hindi maintindihan kung bakit. Okay, tugon niya. Nagka-boyfriend ka pa ba maliban sa tatay ng anak mo? Ano ito? May kung anong bumara sa lalamunan niya. Alam niya hindi habang buhay may tatago niyang katotohanan kung sino siya sa buhay ng kapatid ni Richard. Alam niyang walang usok na nakikimkim kaya't gusto niya sa simula pa lang magpakatotoo na, pero palagi siyang naunahan ng takot. Ayaw sana niya magkaroon panugnayan kay Robert pero tila tadhana ang naglalapit sa kanya sa sumpa ng kahapon. Meron siyang dalawang option. Kung gusto niyang maibaon na lang sa limot ang sa nakaraan nilang ni Robert, di na siya makikipag-ugnayan pa sa mga taong malapit dito. Pero kung susundin niya ang bugso ng damdamin niya at magdedesisyong harapin ang konsenso niya at panindigan, di niya na kailangan pang magpanggap. Oo, meron ako naging boyfriend. Sagot niya pagkawan. Ano nangyari? Bakit di kayo nagkatuluyan? Di ba niya natanggap ang nakaraan mo? O sisa ni Richard? Di niya na alam paano sasagutin ang tanong ni Richard. Pero hindi pwedeng wala siyang isasagot. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Tanging sagot niya. Gusto niyang bigyan ng clue si Richard. Pero ayaw niya itong biglain at baka bigla itong lamunin ng galit at makanti siya. Okay, I think I'm asking too much. Kumain ka pa at huwag ka na mag-duty mamaya. Babayaran ko na lang ng buong araw mo. Iahatid kita sa bahay mo para makapagpahinga ka. Baka bitin pa ang tulog mo. Sabi na lamang nito. Salamat. Pwede na ba ako mag-start ng day off bukas? Aniya. Sure, walang problema. Ako na mag-i-inform sa OIC mo. Thank you, sir. Ngiti lang ang naitugon nito. Malawak din pala ang lupang kinatitirikan ng bahay ni Shane. Hindi yun napansin ni Richard nung gabing inihatid niya ang dalaga. Sa tapat ng entrada ng gardening shop, iniinto niya ang kotse. Ang titaw rin ito nagpapalago sa business na paghahalaman. Mahilig din siya sa mga halaman kahit nainganyo siya na bumaba at mga display ng mga halaman. Giniya siya ni Shane sa loob ng shop. Tahimik at mukhang walang tao. Maya-maya lumabas ang batang lalaki mula sa malit na kwarto. Mama! Nasa sabik na sambit ito habang patakbong sumugod kay Shane. Sinilubong naman to ng dalaga at niyakap. Napatitig si Richard sa bata. Sa unang silyap, napakapamilyar ng mukha ng bata. At di niya naintindihan ba't bigla siya nakadama nang hindi may paliwanag na excitement na makita ito. Mama, may chocoballs? Tanong ng bata. Sorry baby ko ha, hindi kasi nakabili si mama eh. Next time na lang ha? Ani Shane. Humaba ang uso nito. Sabi mo bili mo ko eh. Nagtatampong sabi pa nito. Huwag ka na magtampo, may pasilubong pa rin naman si mama eh, mas masarap pa. Habang pinagmamasa ni Richard ang mag-ina, napapangiti siya. Naisip niya kung gano'ng kasarap magkaroon ng anak. He found himself thinking for his future and to settle down. Stable ng income niya. Natupad niya na ang pangakong business. Kailangan naman niyang pagtuunan ng pansin ang planong pagpapakasal at pagbuo ng sarili niyang pamilya. Nang tumingin sa kanya ang bata, kumistot siya. Nababasa niya ang curiosity sa mukha nito. Hawak niya isang cone ng strawberry pie na binigay niya kay Shane. Nagpumiglas ang bata kaya ito binitawan ni Shane. Na-surprise ito nang tumakbo ito palapit sa kanya. Tumayo ito at may isang dangkal ang pagitan sa kanya. Saka siya sinuyod ng tingin.
Napangiti siya. Tumungko siya sa harapan nito. Hi! Bati niya rito. Hello! Ganti nito sa kanya. I'm Richard, kaibigan mo. Richard, kaibigan mo. Anong name mo? Pakilala niya rito. Trevor! Ano yan? Anito at saka tinulong hawak ng kahon. Ah, para sa ito. Mas masarap to sa chocolate. Meron tong strawberry. Strawberry? Yup. Buksan? Natatawang binuksan niya ang kahon at pinakita rito ang laman. Nanlaki ang mga mata nito. Nagulat siya nang bigla nitong pinulot ang buong strawberry na nakapatong sa ibabaw ng pie. Taniman namang sinugod na siya ng bata't sinaway. Trevor, that's bad. Ilalagay muna natin yan sa plato. Semor ni Shane sa bata. Sumimangot ang bata. Okay lang, kanya naman to eh. Ayaan mo na, bata yan. Sabi niya kay Shane. Baka kasi masanay siya. Lumabas na ang ginang na malamang tiyahin ni Shane. Tumakbo si Trevor sa ginang at umiyak. Nakabag ang loob ni Richard. May bisita ka pala, Shane. Akala ko may duty ka. Anong ginang? Half day lang po, tita. Siya pala si Richard, boss ko. Sagot naman ng dalaga. Magandang hapon po. Magalang na bati niya sa ginang. Ganon din sa'yo, sir. Maupo muna kayo. Anito. Sige, okay lang. Binigay niya kay Shane ang kahon ng pie. Binigay naman ito yon sa ginang. Pagkawan nagpaalam, ang ginang napapasok muna sa bahay kasama si Trevor. Napansin niya na naging uneasy si Shane. Apektado pa rin ba siya sa naging reaksyon ng anak nito kanina? Straight ka ba sa anak mo? Pagkaway tanong niya sa dalaga. Hindi naman, napapagilitan ko lang siya kapag may hindi siya magandang asal. Ayoko kasi na lumaki siyang salbahe, sagot nito. Sorry pero para sa akin, hindi magandang ipahiya sa harap ng tao ang bata. Nakapakasensitibo kasi nila. Kapag nagkasingaw ang parents nila, iniisip nila, galit na. Di dapat sila nakakaranas ng trauma sa murang edad. Kid below 7 were very sensitive. Dito mabilis ma-develop ang trauma na maaaring madala nila paglaki. Kaya nga may mga batang mas komportable sa ibang tao kaysa parents nila. Payo niya rito. Napansin niyang bahagyang pagdilim sa anyo ng dalaga. Bigla siyang nag-alala na baka ma-offend niya ito. Hindi siya nakapagpigil. Nahawakan ito sa kanang kamay. Automatikong tumitig sa kanyang dalaga. Sinalubong niya ang malamlam nitong mga mata. He felt something unexpected emotions rose from his heart. He studied her beautiful face and wanting to kiss her. Ipinilig niya ang kanyang ulo, sabay bitiw sa kamay nito. I'm sorry, na mental block siya. Nabaling ang tingin sa mga halamang namumulaklak. Ang gaganda ng mga bulaklak. Nilapitan niya ang mga ito. It's beautiful, sabi niya. Sinundan naman siya ng dalaga. Mabenta raw ang mga yan. Anito at nakalimpod na ang paksa nila kanina. Inawakan ito ang kampal ng bulaklak na two lovers. Sa halip na sa bulaklak tumitig, he stared at her, longing to tell her she was more beautiful than a flower, but he can't. Instead, he said something stupid. Flower with flowers? Pagkaway na kagat niya ibabang labi. Sir? Pukaw sa kanya ni Shane. Can I buy one? Sabi na lamang niya. Intayin lang natin si tita. Tatawagin ko pala, Kwan, salamat sa paghatid. Obvious na natatarantang sabi nito. Sinundan lang niya ito ng tingin habang papaalis. Natatawa siya. Feeling niya may something sa kanila ni Shane na dapat nilang ikumpisal sa isa't isa. Bigla kasi siyang na-excite. Konting effort pa magkakabistuhan na sila. Di na siya makapaghintay na mangyari yon. Nang dumating ng tita nito, biniyara niya na ang bulaklak na napiling niya. Nang sabihin itong pinapakainan ni Shane ang anak nito, nagdesisyon na siyang umalis. Sa nagdaang tatlong linggo, naging abala si Shane sa trabaho dahil lalong dumagsa mga orders sa shop at nagbukas sa isang branch ng shop si Richard sa Alabang. Busy na rin ang binata kaya't bihira na itong nakakabisita sa kanila. Inabot sila ng gabi dahil kailangan nilang matapos ang lahat ng order para bukas. Alas 8 na ng gabi nakalabas ng shop si Shane. Humihilam na rin ang sikmura niya. Naabutan niya sa parking lot si Harold na inayos ang motorsiklo nito. Nilapitan niya ito. Ayaw bang umandar? Tanong niya rito. Umaandar naman. Kulang kasi sa hangin ng gulong sa harapan eh. Uuwi ka na ba? Anito. Oo. Sumakay ka na rito. Naku, wag na. Sasakay na lang ako ng jeep.
Traffic ngayon, baka matagalan ka pa sa pag-uwi. Naisip din niya ang sinabi nito. Pinaandar na nga ni Harold ang motor, saka nito pinipilit siyang umangkas dito. Mamaya napansin niya ang kotse ni Richard na kararating. Bumisi na ito bago pumarada. Narin na pala si boss, ano? Sasabi ka ba sa akin? Sabi ni Harold. Napatingin siya sa kotse ni Richard. Buwaba na ang binata at diretsyong tingin sa kanila. Madilim ang aura nito, lalo pat nakasukto ng black suit. Kumabog ang dibdib niya na magtama ang mga paningin nila. Mauna ka na, Harold. Mag-aabang na lang ako ng jeep. Pagkuhan ay sabi niya. Ikaw ang bahala. Sige, mauna na ako. Anito at saka umalis. Nang tingnan niya ulit si Richard na mataan na itong papasok sa opisina, nag-abang na lamang siya ng jeep sa gilid ng kalsada. Halos puno lahat ng dumara ang jeep. May kalahating oras na nag-aabang na masasakyan si Shane. Kumakalam na ang sikmura niya. Mamaya napansin na naman niya ang kotse ni Richard na nagmamaniobra. Akala niya lalagpasan siya nito, pero bigla itong huminto sa tapat niya. Bumukas ang bintana sa driver's side. Get in! Seryosong sabi nito at di na siya tumanggi. Dagli siyang sumakay at tumupo sa tabi nito. Sa loob ng ilang minutong biyahe, tahimik lang si Richard. Naninibago siya. Naiilang din siyang pangunahan nito. Nagtataka si Shane, bakit ipinarada ni Richard ang kotse sa parking lot ng isang restaurant? Bakit tayo naririto? Tanong niya. Of course, kakain. Hindi mo ba nakikita nasa restaurant tayo? Sarkastiko ang sagot nito. Una napikon siya, pero kalauna natutuwa siya sa pinapakita nitong kasopladahan. Nag-assume na siyang nagsiselos to kay Harold. Napangiti siya. In your dreams, Shane? Kontra ng kontrabida niyang isip. Pagkaway giniya siya na Richard sa loob ng eleganteng restaurant. Kagad to nag-order ng pagkain na makapwesta na sila sa round table na may light blue tablecloth. Pumili na rin siya ng gusto niya. Habang naghihintay ng order, panay ang tipa niya sa cellphone. Ramdam niya na pinagmamastan siya ni Richard pero hindi siya nag-aabala na tingnan ito. Naliligaw ba sa'yo si Harold? Walang abog, natanong ni Richard. Ikinagulat niya iyon. Hindi, mariing sagot niya. Napatitig siyang bigla sa binata. Gumisi ito habang nakatitig sa kanya. I am glad to hear that. So, how are you? You look tired. Anito. Naginit ang mukha niya. Binasa niya ang pakiramdam niya at tuyot na niyang mga labi. Sunod-sunod kasi ang overtime. Tugon niya. Magpahinga ka na muna kahit dalawang araw. Bigyan mo naman ang panahon ng anak mo. Lumabas kayo at mamasyal. Sunday naman bukas. Sa Martes ka na pumasok. Don't worry. Babayaran ko pa rin isang araw mo. Naku, wag na. Okay lang sa akin ang isang araw na day off. Tanggi niya. Mas marunong ka pa ba sa boss? Basta, huwag ka nang pumasok sa Martes. Kapag nakita ka sa shop ng araw na yon, papauwiin kita. Wala na siyang choice. Hindi niya na napigil pa ang kanyang tawa dahil sa sinabi nito. Sige na nga, salamat. Sabi na lamang niya. Pangiti-ngiti lamang ang gwapong boss niya. Isang linggo nga ang lumipas. Nagpaalam sa Shane na hindi papasok sa araw ng Biyernes dahil kailangan umuwi ng tita dala niya sa Pampanga. Aasikasuin daw kasi nito ang titulo ng lupa nito. Plano kasi niya itong ibenta. Walang magbabantay kay Trevor at ayaw din itong dalhin ng bata. Baka mahirapan pa ito sa biyahe. Natapat ng salary day ang pagliban ni Shane sa trabaho pero pwede pa rin naman kunin ang sweldo kahit na hindi naka-duty. Pagsapit ng alas 3 ng hapon, nagtungo siya sa opisina nila, dala si Trevor. Pumila siya sa accounting office. Mabuti na lang konti lang pila dahil naka-duty pa ang ibang mga empleyado. Nang makuha ang kanyang sweldo, nagdesisyon siyang umalis. Kailan pa kasi yung mag-grocery? Pero paglabas nila ng opisina, nagturo si Trevor sa mga naka-display na cake. Nakitang-kita mula sa labas ng shop na salamin ng palibot. Pumasok na lamang sila. Pinagkatuwaan ng mga crew si Trevor. Ang mga ito ang nag-aasis sa bata. Napalingon si Shane sa kabubukas sa pinto ng production room. Lumabas mula roon si Richard, suot ang abuhing t-shirt na hapit sa katawan nito at tapat din ang pantalong maong. Natigilan to at sinuyod ng tingin. Nakadress kasi siya na hanggang tuhod ang laylayan. Nakalugay ang buhok niya at naka-makeup. Pagkuhan na baling ang tingin nito kay Trevor na nagtuturo sa estante ng mga chocolate cake na maliliit. Humakbang to palapit sa kanya. You look gorgeous in that dress. Well, always naman.
Nakangiting sabi nito sa kanya at saka siya nilagpasan. Nilapitan nito si Trevor at ito na nag-a-assist sa anak niya. Napangiti siya. Nang may napino na si Trevor, sinamahan pa ito ni Richard sa counter at nagulat siya na ito pang nagbayad sa cake. Wala na siyang nagawa na isama nito palabas ang bata. Sumunod na lamang siya sa mga ito. Sumama si Trevor kay Richard hanggang sa opisina nito. Hindi na siya sumunod. Umupo lamang siya sa sofa sa lobby. Halos kalahating oras siya naghintay bago lumabas si Rich kasama si Trevor. May bit-bit ng Spider-Man na laruan si Trevor. Pinagyayabang nito sa kanyang laruan. Kukunin sana niya kay Richard ang kahon ng maliit na cake pero hindi nito binigay sa kanya. Let's go outside. Sabi lang nito at saka nagpatiunong lumabas kasama si Trevor. Naiiling na si Shane sa mga office staff ni Richard na nakatingin sa kanya. Ang iba nagbubulungan. Lumabas na lamang sila. Naabutan niya sa parking lot si Richard at pinasakay sa backseat ng kotse nito si Trevor. Wala na siyang choice kundi sumunod sa gusto nito. Natutuwa siya sa nangyayari. Nahihirapan na siyang iwasan si Richard sa pagkakataong iyon. Sinamahan sila ni Richard hanggang sa supermarket. Ito pa ang tumutulak sa cart kung saan pinasakay nito si Trevor. Hindi siya makapaniwalang mabilis gumaan ang loob niya, ang anak niya sa binata. Mailap sa ibang tao si Trevor pero kay Richard komportable ito. Na makita niyang karga ni Richard sa Trevor, natiginan siya na mapansing may similarities ang dalawa. Marami nagsasabing nakuha ni Trevor ang kalahati sa mukha niya at malamang kalahati sa tatay nito. Bigla siyang kinabahan sa kanyang naisip. Itinuloy na lamang niya ang pabimili ng gulay. Namuling tignan ang dalawa na mata niya si Trevor na nakadapa sa sahig habang si Richard namimili ng prutas. Ay sir, ang anak mo nadapa! Sabi ng ginang na umalalay kay Trevor. Tumalima si Richard. Patakbong lumapit sa mga ito. Mabuti't hindi umiyak si Trevor. Nagulat siya nung sa halip na sa kanya yumakap kay Richard yumakap sa Trevor at nagpakarga. Natigilan siya na magtamang paningin nila ng binata. Mamaya ang umiti ito. Sorry, napaka-careless kong tatay. Wika nito. Uminit ang mukha niya dahil sa sinabi nito. Ngumiti na lamang siya. Inabot na sila ng dilim sa supermarket dahil sa haba ng pila sa counter. Paglabas nila'y mahangin at mukhang uulan. Sasamahan pa rin sila ni Richard hanggang sa bahay niya. Niyaya na niya ito doon na maghapunan. Habang nagluluto siya, nakikipaglaro ang binata kay Trevor. Pagkatapos din ng hapunan, nagpaalam si Richard. Nang mapatulog si Shane ni Trevor, nag-hotbath siya. Paglabas ng banyo, saka lang niya nalaman na umuulan na pala. Malakas ang ulan na may kasamang kulog at kidlat. Maya-maya biglang namatay ang ilaw. Binuksan niya ang emergency light. Nagsuot lang siya ng pink nighties. Sumugod siya sa guest room kung saan minsan natutulog ang tita niya at si Trevor. Tiniyak niyang nakasara ang bintana. Nang sumilip siya sa bintana na nakaharap sa gate, nagulat siya nang mapansing hindi pa nakakalis si Richard. Namataan niya ito may inaayos sa harapan ng kotse nito at basang-basa sa ulan. May flashlight itong hawak. Kinabahan siya. Patakbong bumaba siya at binuksan lahat ng emergency light sa sala. Kinuha niyang flashlight at payong saka siya pinuntahan ng binata. Anong problema? Nag-aalala lang tanong niya. Pinayungan pa niya ang binata. Nadrain ang battery ng sasakyan. Sagot nito. Ipabukas mo na yan. Pumasok ka muna sa loob. Sinara naman nito ang takip sa harapan ng kotse. Tsaka na ilock. Maliit lang ang payong niya kaya't nabasa pa rin siya lalo pat mahangin. Hindi na nakishare sa payong niya si Richard. Basa na rin kasi ito. Sa guest room niya ito pinatuloy. Binuksan niya ang emergency light. Mabuti na lang may tubig pa sa gripo ng banyo. Habang naliligo pa si Richard, nagpalit siya ng panibagong nighties. Nagharap din siya ng damit na pa pwedeng isuot ni Richard. Kailangan din ito ng underwear. Binuksan niya ang bago bili niyang underwear. Meron siyang plain white panty. Pwede na yun kay Richard at isang medyo malaking puting t-shirt at puting pajama. Saktong pagpasok niya sa guest room, kalalabas si Richard ng banyo na tayong tuwalyang nakapulupot sa ibabang bahagi ng katawan to. Di niya maiwasang sa yuring tulang tingin. Dagli itong lumapit sa kanya. Pasensya ka na sa abala, anito. Okay lang, pagtsagan mo na muna itong damit. Okay lang ba sa iyong panty? Di ko pa naman nagagamit. Aniya habang inaabot dito ang nakatuping damit. Mag-iinarte pa ba ako? Nakangiting wika nito habang matamang nakatitig sa kanya. Kumislot si Shane nang naisamang kamay niya sa paghawak ni Richard. Otomatikong dumantay sa ugat niyang init na nagmumula sa kamay nito. Tula lang nakatitig siya sa mga mata nito. Pakiramdam niya sa sabog ang dibdib niya sa lakas ng tibok ng kanyang puso.
Mamaya, unti-unting lumalagkit ang titig sa kanya ng binata. Hindi niya namamalay ng unti-unting paglapit ng mukha nito sa mukha niya. Naramdaman na lang niya ang mainit itong labi na umaangkin sa kanya mga labi. Nakadama siya ng hindi may paliwanag na pananabik. Pakiramdam niya hindi yun ang unang pagkakataon na naglapat ang kanilang mga labi. Bugso ng kanyang damdamin, dagli niyang tinugon ang halik nito. Hudyat yon para lumalim at maging marubdob ang halik hanggang sa kumilos sa mga kamay ng binata sa kanyang katawan. Ganon din ang paglakbay ng mga kamay niya sa matipunong dibdib nito. Marahang kinalas itong 90s niya, tuluyang pinalay ang kanyang katawan. Isinunod naman itong na-unlock ang kanyang bra. Habang kumikilos ang kanilang mga kamay, walang lubay sa paghinang ang kanilang mga labi. Ramdam ni Shane ang gigil ng mga labi at kamay ni Richard na alam niyang naghahangad ng higit pa sa halik. Nang mapalayan nitong kanyang dibdib, naramdaman niya ang isang kamay nitong humuhubog doon habang isang kamay nito'y humahagod sa bawat kurba ng kanyang bewang. Tuluyan siyang inalipin ng nakakahibang na init. Nangahas na rin ang kamay niyang hilain ng tuwalya na katakip sa huban nitong pagkalalaki. Umatras siya na itulak siya ni Richard hanggang mabuwal sila sa kama. Dagli siya nitong kinababawan at sinimulang ipaglakbay ang mainit itong labi sa kanyang leeg pababa sa kanyang dibdib. Umuungol siya na sakupin ang bibig nito ang kanyang dunggot. Animoy sanggol na kinasabikan ng lunas sa pagkauhaw. Kumapit ang kamay niya sa batok ito habang isa humuhugot sa magskuladong likod nito. Ilang sandali pa tumulay naman pababa ang bibig nito hanggang sa natunto nito. Nawawala siya sa tamang huwisyo dahil sa ginagawa nito. Mamaya na kontento ito sa kandaan niya. Ipinaglakbay nitong muli ang bibig paakyat sa kanyang dibdib. Pagkaway giniit nito ang ibabang bahagi ng katawan sa pagitan ng kanyang mga hita. Ramdam niya ang labis na kahandaan ng sandata nito. Kumislot siya nang bigla siya nitong angkinin. Di niya akalaing kikirot pa iyon sa ikalawang pagkakataon na nagparaya siya. Sabalit habang angkin siya ni Richard, ay pabugso-bugsong pumapasok sa isip niyang ilang bahagi ng senaryo mula sa una niyang karanasang sekswal. At habang hinuhubog niya ang katawan ni Richard, pakiramdam niya, hindi lamang yun ang unang pagkakataon na nadaman niya ang katawang iyon. Walang espasyo ang daing niya na magsimulang umulos ng mabilis sa kanya ang binata. Pakiramdam niya iniugoy ng malakas ang kanyang katawan. Hindi naglaho na alinhan ng nakakaibang ligaya ang munting karot na unang umalipin sa kanya. Sa pagkakataon yon, nangas na rin siyang labanan ang lakas ni Richard. Tinulak niya ito, tsaka siya pumangko sa kandungan nito. Dagli siyang umindayog. Yumapos naman ito sa kanya habang nakasubsob ang mukha nito sa mayaman niyang dibdib. Halinhinang siniil nito ng halik ang pinungkagat ang bawat tunggot niya. Ramdam na niya ang nalalapit na tugatog. Pagkuwan muli niyang inihiga si Richard at kinababawan. Itinuloy nito ang kalbaryo hanggang sa tuluyan siya nitong inilahad at ihanatid sa inaasam niyang orgasmo. Inalipin na nakakabaliw na kaligayahan ang buong sistema niya kaya hindi niya namalayan kung paano sila nagtapos. Namataan na lang niya si Richard na nagbibihis na sa kanyang harapan. Nang mahimasmasa, nagbihis na rin siya. "Are you okay?" Tanong nito na siyang bumasag sa katahimikan. Hinarap niya ito. Tumango siya. "I'm sorry." Pagkaway sa amin ito. "Wala yun, baka inaanto ka na." "Lilipat na ako sa kwarto." Ani at akmang lalabas, ngunit nahawakan ni Richard ang kanang braso niya. Pumihit siya paharap dito. Nagtama ang mga paningin nila. "I think we need to find out what we really felt for each other, Shane. But I'm sure I like you more than what we did." Ani to. Bumuntong hininga siya. Hindi niya alam anong sasabihin. "Just give me a sign. One more quick response, baby." Sabi nito at saka nilapat ang hintuturo sa labi niya. Pagkaway sinil nito ng halik ang mga labi niya. Walang pagatubiling tumugon siya sa halik nito. Kaagad din itong itinigil ang halik. "That's enough. Good night." Nakangiting wika nito. "Good night," sagot niya. Saka siya gumanti ng ngiti. Bukod sa iniwan niya na ito, nagising sa siya nang bigla siyang sakta ni Trevor ng puson. "Mama, inom ako," sigaw nito. Ayaw pa nga sana niyang bumangon pero hinila na ni Trevor ang kamay niya. Napilitan siyang bumangon at nagbihis ng puting blouse at maiksing maong na pants. Pumasok siya sa banyo at nagsipilyo. Kinukulit pa rin siya ni Trevor. Uhaw na ang pobreng paslit. Pagkawan, sabay na silang bumaba, alas 6 pa lamang ng umaga. Napansin niya na nakabukas ang main door.
Naalala niya si Richard. Sumilip siya sa labas, namataan niyang binata, inaayos ng sasakyan. Dumiretso na nga lamang siya sa kusina at nagluto ng almusal. Matapos na bigyan ng tubig si Trevor, pinagtimpla niya rin ito ng gatas. Sakto nagpaluto siya ng almusal. Sa komedor. Hi, good morning. Masiglang bati ni Richard kay Trevor. Morning! Nakangiting sagot ng bata habang nakaupo sa sila at humihigop ng gatas. Nagkakape ka ba? Talong niya kay Richard. No, tea is fine. Thank you. Sagot nito. Mabuti na lamang at merong tea ang tita niya. Pinagtimpa niya ang binata. Umupo na rin to sa silang katapat ni Trevor. Tinabihan naman niya ang kanyang anak at nilagyan ng pagkain ng plato nito. Kamusta ang battery ng kotse mo? Tanong niya kay Richard. Okay na. Pinakargahan ko na't naikabit. Kailan kong makauwi ka agad. May pupuntahan kasi akong meeting. Siya nga pala, kailan ang dating ng tita mo? Anito. Bukas pa raw. So, sa Monday ka na makakapasok niyan. Okay lang ba? Sure, wala namang problema eh. Mama, dito titira si Tito Richard? Mamaya ay singit naman ni Trevor. Nagkatinginan sila ni Richard. Napangiti ang binata at mabilis na sinagot si Trevor. Gusto mo ba dito na ako titira? Anito. Opo, gusto ko para may papa na ako. Maligalig na sabi ng bata. Napangiti si Shane. Mukhang malakas ang impluensya ni Richard sa anak niya. Pero tanungin mo muna ang mama mo kung papayag siya, sabi ni Richard. Tinignan lang siya ni Trevor. Nilitian niya ito. Anak, may sariling bahay si Tito. Mas maganda, sabi niya. Wow, pwede tayo doon titira? Humagalpak ng tawa si Richard. Di rin napigil siya ng pagtawa. Soon, Trevor, titira kayo sa bahay ko kung papayag ang mama mo, ani Richard. Speechless na si Shane. Magaling talagang makisama si Richard kahit sa bata. Lalo niya tuloy ito nagugustuhan. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam na si Richard. Isang linggo pang lumipas. Napapadalas na ang paglabas nila Shane at Richard. Kumakain at minsan namamasyal sa mall kasama si Trevor. Madalas din siya nitong iniahatid pagkatapos ng duty niya. Mas lumalim pa ang ugnay nila at inuusig na rin siya ng mga katrabaho niya tungkol sa relasyon nila ng binata. Hindi opisyal na naniligaw si Richard kaya hindi muna siya nag-assume. Kahit pa may namagitan na sa kanilang sexual, hindi pa rin niya ibinibigay ang 100% tiwala niya rito. Biyernes ng gabi, nag-overtime si Shane dahil marami silang order na pie. Sinundo na siya ni Richard sa production room. Sakto natapos siya ng lahat ng trabaho, iniwan na lang sa assistant niya ang mga ligpitin. Pumasok muna siya sa banyo at nag-freshen up. Napapahiya namang tumabi kay Richard na halo-halo ang amoy niya. Nagpalit din siya ng damit. Palagi na siyang nagdadala ng damit dahil pabigla-bigla nagayaya si Richard na mag-dinner. Nagsuot lang siya ng cream blouse at tapit na pantalong maong. Let's have dinner first, sabi ni Richard nang lulan na sila ng kotse nito. Gusto sana niya nang sa bahay nilang maghapunan para makapagpahinga siya kaagad, pero hindi niya magawang tanggihan ng binata. Pagdating sa paboritong restaurant ni Richard, kaagad daw nag-order ng pagkain. Nag-order din to ng red wine. Kamusta si Trevor, Shane? Tanong ni Richard na magsimula na silang kumakain. Okay naman siya. Palagi kanyang tinatanong sa akin. Casual niyang sagot. Nakakamiss ang batang yun. Alam mo, first time ko nakita si Trevor, ang gaan ang loob ko sa kanya. Halata naman eh, ganun din si Trevor sa'yo, aniya. Matamang tumitig sa kanya si Richard. Seryoso to. Ang tatay ba ni Trevor ang unang boyfriend mo? Kapag kuwan ay usisa nito. Tumitig siya ng diretso sa mga mata ng binata. Humugot siya ng malalim hininga. Actually, he's not my boyfriend. I don't even know him, sagot niya. What? Paano kayo nagkakilala ng lalaki? Curious pang tanong nito. Unexpected na nangyari. Meron akong boyfriend noon. Pareho pa kami nag-aaral. Noong time na na-diagnose ako na merong ovarian cyst. Sinabi ko sa kanya na gusto ko nang magbuntis. Pero ayaw pa niya. At minsan nakita ko siya sa isang bar. May kalampungang babae. Masama ang loob ko sa boyfriend ko pero hindi ko siya nagawang kumprontahin. Hanggang sa nalasing ako. Uli kong naalala, may nakita akong lalaki. Nakilala ko siya. Lasing siya.
Sumama ako sa kanya sa labas at may nangyari nga sa amin. Kwento niya. Hindi maintindihan ni Richard kung bakit may pakiramdam siya. Nakunatado siya sa kwento ni Shane. Hindi niya na ito tinantanan pa ng tanong. Saang bar? Tanong niya. Sa Wild Bar and Restaurant sa Alabang. Sagot nito. Nawindang si Richard. Kilala niya ang bar na yon. Doon siya ay sinama noon ni Robert. Nagkataon lang ba na parehong bar ang pinuntahan nila? Usually marami talagang nangyayaring kababalaghan sa mga bar. Iniisip niya magkaiba sila ng sitwasyon ni Shane. Hindi mo man lang ba nakilala yung lalaki na kasama mo? Aniya kapag kuwan. Hindi ko maalala ang mukha niya. Wala nga ako masyado maalala kung paano buong pangyayari. Basta ang alam ko lang nasa loob kami ng kotse. Pakiramdam ni Richard, binuhusan siya ng malamig na tubig. Na isang lagok niya ang isang basang wine. It's impossible. Baka nagkataon lang na pareho. Naging uneasy siya. Di na ako nagka-interest na hanapin pa yung lalaki. Baka mag-deny din siya. Mas mahalaga sa akin nun ang pagbubuntis ko. Ang kaso nung sinabi ko sa boyfriend ko ang tukol sa kalagayan ko, nagalit siya sa akin. Hindi ko naman siya masisisi. Ayokong habang buhay niyang isusumbat sa akin na sa kamalian ko kaya nagdesisyon ako na makipaghiwalay na sa kanya. Patuloy pa ang kwento ni Shane. Di na magawang magsalita ni Richard. Kumain na lamang siya. Tumahimik na rin ang dalaga. Nanatili siyang walang kibo hanggang sa ihatid niya ito sa bahay nito. Hindi pinatulog si Richard ng kanyang mga agam-agam. Umiikot lang sa isip niya ang kwento ni Shane. Ang sitwasyon at lugar ayon sa kwento ni Shane, pareho sa kanyang karanasan nung may nakatalik siyang babae sa kanyang kotse. Gusto niyang makatiyak na tama ang kanyang iniisip, kaya nagdesisyon siya na ipa-DNA test si Trevor para na rin matahimik ang isipan niya. Ang pagiging malapit ng loob niya sa bata ay isa ring dahilan na pinagdududahan niya. 3 years old na si Trevor, 3 taon na rin na nakalipas so nagkatagpo sila ng babae. Nang magkaroon ng pagkakataon si Richard na makasama si Trevor, kinuha na niya ito ng sample ng buhok para sa DNA testing, kalakip ng sa kanya at saka ipinasa sa mga eksperto. Yun lang ang mas matibay na paraang alam niya para matugunan ang pagdududa niya. Sa kabila ng lihim niyang hakbang, hindi nagbago ang pagtingin niya kay Shane. Lalo lamang siya nagpursige na mapaibig ng lubusan ng dalaga. Sinimulan niya na ang ospesyal na panligaw niya rito. Binibigyan niya ito ng regalo katulad ng alahas at mga damit, bulaklak at kung ano-ano pa. Ramdam niya na may malalim na ring damdamin para sa kanyang dalaga dahil nag-o-open ito sa kanya at madalas kinukumusta siya nito. Ipagluluto rin siya nito ng lunch. Sabado ng gabi, pagkatapos ng overtime ni Shane, tumambay siya sa shop. May upo-usapan kasi sila ni Richard na maghahapunan sila sa restaurant. Nakapagbihis na siya ng floral dress na hanggang tuhod ang laylayan at cream 2-inch sandals ang sapin niya sa mga paa. Nilugay niya ang kanyang buhok at naglagay ng manipesto makeup. Alam niya na sa opisina lang si Richard pero nahihiya siyang puntahan ito dahil meron daw itong kausap ng mga kliyente at business partners. Halos 1 oras na siyang naghihintay. Hindi siya makatiis. Lumabas na siya at sanay tutungo sa opisina. Ngulit napahinto siya nang namataan niya si Richard na pinagbuksan ng pintong magandang babae na pinasakay nito sa kotse nito. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang kamay ng babae na humawak sa dibdib ng binata. Pinainit ng senaryong iyon ang bunbunan niya. Lalo siyang nainis nang sumakay na rin si Richard at nagmaniobra. Hindi man lang siya sinabihan na unahin muna nito ang ibang babae. Umabot na sa boiling point ang init ng ulo niya. Bihira siyang mainis ng ganon pero dahil sa nakita niya, hindi siya nakapagtimpi. Nagdesisyon siyang umuwi na lamang bago pa siya magka-ulcer sa kakahintay kay Richard. Sa bahay na siya kumain, nakasabay pa niya ang kanyang anak. Nakapagbihisan ng patulog si Shane nang may bumusinang sasakyan sa labas ng bahay. Hinayaan niya ng antita niyang lumabas para alamin kung sinong bumusina. Inaasahan na niya na si Richard yon. Pagbalik ng ginang kasunod na nga nito si Richard, iniwan na sila nito sa sala. Inalok niyang umupo si Richard pero tumanggi ito. Hindi maipinta ang mukha nito. Sinabi kong hintayin mo ko, bakit umuwi ka na? Irritable ang sabi nito. Matapang siya nitong hinarap. Ayoko maghintay kung kailan ka makakabalik matapos mong unahin ang ibang babae. Halos 1 oras na ako naghihintay sa shop tapos umalis ka pa? Palatak niya. Inihatid ko lang si Miss Cha dahil hindi dumating ang asawa niya. May importante siyang lakad kaya nakiusap siya na ihahatid ko siya. Isa sa bigating business partner ko si Miss Cha? Paliwanag pa nito. Naibsan ang inis niya na sabihin nitong may asawa na ang babaeng inihatid nito.
Hindi na siya kumibo. Nagsiselos ka ba? Pagkaway tanong ni Richard. Sino bang hindi maiinis? Mayulenteng sagot niya. Ang tanong ko kung nagsiselos ka, hindi naiinis. Nakangiti nang sabi nito. Naiilang siyang tumitingnan diretso sa mga mata nito. Aminado siya, talagang nagsiselos siya. Of course! Sino ba naman ang hindi magsiselos? Aniya kapag kuwan. Bumungis-ngis si Richard. Pagkaway hinawakan niya ito sa kanang braso, sa kanya hinila palapit dito. Hindi siya nakahumana ikulong siya nito sa bisig nito. Siniil ng halik ang kanyang mga labi. Mabilis naman ang kanyang pagtugon. Thank you dahil nagselos ka. You proved to me how much you like me. Huwag ka na magdrama. Siya nga pala next Saturday, Sunday anniversary ng RM Culinary Institute. Kailangan kasama ka. Sabi ni Richard na maghiwalay sila. Bakit kailangan pa ako? Aniya. Why not? You're special. Cocktail party at may nabili na akong damit para sa'yo. Naroon sa kotse. Sandali, kukunin ko. Anito at saka tinungo ang kotse nito. Palagi siyang walang choice. Pagbalik ni Richard, dala na nito ang dalawang paper bag na malaki. Inilabas itong sinasabi nitong damit. Bloody red strapless dress ang binili na hanggang tuhod ang naylayan. May parter pa itong red 2-inch sandals. Mukhang kabisado na ng binata ang sukat ng katawan niya. Lahat ng ibinigay nitong damit sakto lamang sa kanya. Naaaliw na ang binata kaya inabot to ng umaga sa bahay niya. Pinaghandaan ni Shane ng party kahit naroon ang pag-aalala niya na baka darating sa party ang parents ni Richard o kaya may makikita siyang tao na kilalang kilala siya at may alam sa nakaraan niya. Noong nagsimulang mahulog ang loob niya kay Richard, nahirapan na siyang iwasan to. Nakapag-desisyon siya na magtatapat sa binata tungkol sa nakaraan niya sa yumaon nitong kapatid. Pero hindi pa siya makatsyempo ng tamang pagkakataon. Palagi siyang naunahan ng takot. Alas 7 ng gabi, sinundan na si Richard de Shane. Gabi naman kaya manipis na makeup lang nilagay ng dalaga sa mukha at bloody red lipstick ang pinahid niya sa kanyang labi para bumagay naman sa kuri ng damit niya. Puro ng paghangang sinuyod niya ng tingin si Richard. Look at you! You are such a gorgeous lady in red. Lalo ko na in love sa'yo. Bunga nito sa kanya na salubungin siya nito sa entrada ng bahay. Tama ng pambobola. Let's go! Pigil ang kilig na sabi niya. Humawak naman siya sa iniaalok nitong braso. Pagkaway maingat siyang giniya papasok sa kotse. Pagdating sa hotel kung saan ang venue ng party, nalula si Shane sa tamin ng mga tao. Hindi siya bumitiw sa braso ni Richard hanggang tuluyan silang makapasok. Halos hindi sila umuusad dahil maraming na malapit sa kanila at kinakausap si Richard. Hindi nito nakakalimutang ipakilala siya sa mga tao roon. Sila ang center of attraction dahil siyempre si Richard ang presidente at may-ari. Iniwan siya ni Richard na nakalaang mesa para dito kahanay ng VIP table. Umakit to sa entablado at nagpahayag na maikling talumpati. Hindi mapakali si Shane. Hindi siya makapag-focus kay Richard dahil pakiramdam niya. Hindi siya nababagay sa party na yon. Mga bigate ng mga bisita. Magagara ang kasuotan na talatang mayayaman. Nang binigyan siya ng waiter ng cocktail at nakaset na pagkain sa plato, kumain na lamang siya. May ilang minuto nang natapos magsalita si Richard pero hindi pa rin siya nito binabalikan. Namataan niya itong nakikihalubilo sa mga bisita. Natapos siya siyang kumain pero busy pa rin ang binata. Nang pakiramdam niya puputok na ang pantong niya, tumayo siya tinanap ang palikuran. Nakahinga siya na maluwag nang naroon na siya sa palikuran. Pagkuhan inayos niya ang kanyang makeup. Kumislot siya nang tumunog ang kanyang cellphone na nasa kanyang shoulder bag. Dagli niya itong dinukot at sinagot nang malamang si Richard ang tumatawag. Where are you? Tanong nito. Nagbanyo lang ako. Babalik na ako dyan. Sagot niya. Okay, narito ako sa VIP table. Sige. Naputol na ang linya. Nagmamadali siyang lumabas. Pagdating niya sa hanay ng VIP table, natigilan siya nang mamataan si Abby. Nakausap ni Richard habang nakaupo ang mga ito sa magkaharap. Si Abby ang kaibigan at kaklase niya noong college sa kursong engineering na girlfriend ng pinsan ni Robert. Si Abby ang bukod tayong nakakaalam sa relasyon nila ni Robert. Kasama pa rin ito ang boyfriend nitong si Ivan na siyang pinsan ni Robert. Hindi na sana siya tutuloy ngunit bago siya nakaiwas, tinawag na siya ni Abby. Automatikong nakita siya ni Richard. Tumayo pa ang binata at giniya siya palapit sa mga ito. Shane, my God! Long time no see, how are you? Anong ginagawa mo dito? Napapatanong na sabi ni Abby. Pakiramdam ni Shane, idinadarang siya sa lumiliyab na apoy. Pinagpapawisan siya ng malamig, lalo pa na mapansin niya ang gulat na reaksyon ni Richard.
Hey, magkakilala kayo? Tanong ni Richard. Hindi pala kontento si Abby. Nilapitan siya nito. Pati ang boyfriend nito ay nakiusyoso. Uy, kamusta ka na? Antagal natin hindi nakita. Nasasabik na wika ni Abby. Okay lang ako. Balisang sagot niya. Bakit ka nga pala narito? Tanong naman ito. Hindi siya nakasagot. Si Richard na lang ang sumagot para sa kanya. I invited her. Sagot ng binata. Rumihistro ang gulat sa mukha ni Abby. Talaga? Matabang ang ngiting sabi ni Abby. Wait, seriously people, bakit magkakilala kayo, ha? Hindi mapakaling tanong ni Richard. Si Abby na lang ang sumagot dahil naistatwa na si Shane. Pakiramdam niya nakapakaw mga paa niya sa sahig. Hindi siya makagalaw. Naging magkaklase kami ni Shane noong college sa engineering course kasi nag-drop siya at lumipat ng school. Sandali nga, Richard. Seriously, you don't have idea who Shane is? Ani Abby. Of course I know her because she is one of my pastry chefs. I hired her to work in my company. Mabilis ang sagot ni Richard. Pastry chef? Yun lang? Oo. Kung maaari lang tumulos na sa sahig si Shane nang makalis siya sa lugar na iyon, lalo lamang siyang natatrap. Don't say, ngayon lang kayo nagkakilala ni Shane, Richard. Wika ni Abby. And what's wrong? Dabipikon nang sabi ni Richard. Diyos ko, don't tell me wala kang idea sa ex-girlfriend ng kapatid mo. What? Nasa ilalim ang tensyon ng boses ni Richard. Hindi man lang mapigil ni Shane ang kadaldala ni Abby. Akala ko naman, alam mo nang si Shane ang dating girlfriend ni Robert. Of course, ikaw ang kapatid at pinagkakatiwalaan niya, kaya akala ko alam mo. Oh, sorry. Napasobra yata ang kadaldalan ko. Nagtataka lang kasi ako eh. Walang prenong sabi ni Abby. Tumigil lang ito nang hilahin to ni Ivan papalayo sa kanila. It's over. Tanging naisaisip ni Shane. Nang harapin niya si Richard, na silayan niyang nanilisik nito mga mata at ang maring pagtagis ng bagang nito. Maya-maya hinawakan siya nito sa kanang braso tsaka kinaladgad palayo sa mataang lugar. Huminto sila sa hallway sa labas ng function room kung saan wala ng tao. Marahas itong binitawan ng braso niya. Is it true? Ikaw ba talaga ang ex-girlfriend ni Kuya? Diretsong tanong nito. Naunahan na siya ng kanyang emosyon. I'm sorry. Hindi ko kaagad nasabi sa'yo. Natatakot kasi akong baka kamuhian mo ko. Ani niya, sa kabadong tinig. Naguunahan na sa pagbatak ang kanyang mga luha. All moment that we had been together, you lied to me. I trusted you. I never doubted. I love you more than anything. My brother died because of you. Do you know how much he loves you? I have promised to him that I will give him justice in need. But where am I now? I am silently eaten with your presence. And in the end, I fell for you. What do you really want, Shane? Hindi ka ba nakontento sa kapatid ko? Ano? Balak mo rin ba akong isunod sa kanya? Ha? Am I wrong to love you? Emosyonal na pahayag nito habang walang tigil sa pagpataka mga luha nito. Sa kabila ng pagiging emosyonal, pinilit niyang manindigan. Mali ang iniisip mo, Richard. Wala akong intensyong masama. Ang totoo, gusto ko lang ng trabaho. Lalong wala akong intensyong paibigan ka, pero hindi ko napigilan ang pangyayari. I just fell in love with you the way how you love me. Pinilit kong kalimutan ang mga nakaraan namin ni Robert, pero inaamin ko, nahihirapan ako. Hindi ko rin itatanggi nagkulang ako sa kanya at nagkasala. Pinagsisihan ko yon at daladala ko ang guilt hanggang ngayon dahil sa pagkamatay niya. Nakipaghiwalay ako sa kanya dahil ramdam ko ang bigat ng loob niya sa pagtanggap sa katotohanan. Ayokong pagsisihan niya ang pagpili sa akin at isa pa. Mga bata pa naman kami kaya inisip ko na mabilis din kami makakapag-move on. Hindi ko naman inaasahan na maglalasing siya at haantong yun sa kamatayan. Hindi na rin ako pumunta sa burol niya sa takot na. At kahit kailan hindi pinaalam ni Robert sa parents niya ang tungkol sa relasyon namin. Pumunta ako sa araw ng libing niya pero hindi na ako lumapit. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng pagkakamali ko. Tatanggapin ko anuman ang desisyon mo. Humihikbing paliwanag niya. San ka ba dinala ng guilt, Shane? Itinago mo yun sa pagkatao mo. Hindi lang si Kuya ang sinaktan mo, pati ako. I don't know how to accept all of this. I felt like I'm an idiot. Akala ko nakatagpo na akong babaeng katulad sa minahal ni Kuya. Ikaw din pala yun. How nice, right? But it's a bullshit idea. Mahinahong wika nito pero nararoon ang pait sa tining nito. Sorry. Yun na lang ang katagang nakayanang pakawalan ng bibig niya dahil sa nagpupuyos niyang damdamin. You may leave me now, Shane. I want peace of mind. Hayaan mo ako makapag-isip. Anito pagkuwan. Hilam ang mga matang tumitig siya rito. Ayaw niyang umalis dahil kung aalis siya ay parang sumungko na siya. Richard, please. Samo niya. You heard me.
Leave! Matigas ang tinig na utos ito sa kanya. Wala na siyang choice. Tumalikod siya at mahinhing humakbang palayo sa binata. Sa kabila ng umiiral na galit sa puso ni Richard, hindi niya matiis na huwag lingunin si Shane. Lalo siyang nahihirapan habang pinapanood tong papalayo sa kanya. Pero hindi niya ito pinigilan. Wala na siyang matinong itsura na ipapakita sa mga bisita niya, kaya umalis siya. Tinawagan niyang sekretary na ito ang bahala mag-entertain sa mga bisita. Idinahilan niyang masama ang pakiramdam niya. Pagdating sa kanyang bahay, lalo lamang siyang naging emosyonal. Para siyang hinagisa ng granada sa harapan niya at hindi niya maiwasan ang pagsabog nito. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na iritasyon at pagsisisi. Maraming meeting at appointments na i-cancel si Richard dahil sa hindi magandang mood niya. Ayaw niyang maapektuhan ang negosyo dahil sa nararamdaman niya, kaya minabuti niyang magpahinga na muna. Pagkalipas ng 3 linggo, pinilit ibalik ni Richard ang sigla niya sa trabaho. Habang abala siya sa paperwork, may malaking sobre na iniabot sa kanya ang kanyang sekretarya. Naalala niya, nagpa-DNA pala siya ng buhok nila ni Trevor. Halos nakalimutan niya na yon dahil sa tagal ng proseso. Natanggap rin niya ang resignation letter ni Shane pero hindi niya yon pinansin. Nang matapos sa paperwork, binuksan niya ng DNA result at binasa nakasulat. Natigilan siya nang malaman ng resulta. Akala niya makaka-move on na siya sa natuklasan tungkol kay Shane, pero mayroon pa palang mas malaking pasabog na tuluyang nagpalinaw sa minsang guilt na nararamdaman niya. A guilt for his brother's case. It's not just about Shane. He was really involved between her and his brother. Basta ipangako mo sa akin hindi mo siya gugustuhin. Alam ko katulad din niya ang typong babae. Of course, walang talo-talo. Gusto ko lang siya makilala para makilatis kong maigi. Gusto ko matiyak na hindi kayo sasaktan. Naalala ni Robert ang pinag-uusapan nila nung araw na yon. Pero siya ang nagtaksil sa sarili niyang kapatid. Yan ang katotohanan, kahit hindi niya intensyon. Hindi niya napigil ang kanyang emosyon. I'm sorry, bro. I'm sorry. Humihikbing wika niya. He felt like a guilty sinner, wishing that Robert could hear him and forgive him in heaven. Wala nang mukhang ihaharap si Shane kay Richard, kaya minabuti niya wag nang pumasok sa trabaho. Pinadala niya sa tita niya ang kanyang resignation letter. Baka kung ipipilit niya ang sarili sa binata, labang ito magagalit sa kanya. Umaasa siyang balang araw maiintindihan din siya nito. Nagsimula ulit siyang mag-apply ng trabaho at habang naghihintay ng tawag, tumatanggap na ulit siya ng order mula sa mga kilala niyang online. Tumutulong din siya sa gardening shop ng tita niya. Nagluluto siya ng tanghalian nang marinig niyang ingay mula sa sala. Narinig niyang boses ng papa niya. Tumawag to sa tita niya kanina at sinabing doon ito kakain ng tanghalian kasamang stepbrother niya. Busy siya kanina kaya hindi niya na nasagot ang tawag nito. Hindi niya namamalayan unti na unti na niya lahat natatanggap ang kanyang ama. Nang maluto na ang kanyang beef sinigang, nagtungo siya sa sala. Naglalaro na si Trevor at tito nitong si Carson. Naiilang na lumapit sa kanyang ama. Una na niya itong nilapitan saka nagmano rito. Nangangayayat kay ata anak. Punas nito matapos siyang yakapin ng panandalian. Hindi po kasi maiwasan ng stress, aniya. Ang sabi ng tita mo, wala ka ng trabaho. Bakit umalis ka sa dati mong employer? O sisa pa nito. Naisip na naman niya si Richard. Hindi lang po ako komportable. Mag-aral ka na lang ulit, anak. Ituloy mo ang engineering. Kahit engineer ka na po, pwede mo pa rin namang ituloy ang passion mo. Hindi pwedeng ganito ka na lang. Lumalaki ng anak mo. Naisip niya na rin minsan na sinabi ng papa niya, pero inaalala niya ang gastos. Saka na lang po kapag may malaki na akong budget, sabi niya. Anak, huwag mo nang isipin ang gastos. Susuportahan kita hanggang makapagtapos ka at ako mismo ang papasok sa iyo sa kumpanya namin. Bigla siyang nasabik. Salamat pero pag-iisipan ko muna, aniya. Huwag mo nang pag-isipan. Maraming papasok na magagandang opportunity kapag naging engineer ka. Malay mo, doon ka pa makatagpo ng matino at professional na lalaki. Napangiti siya. Kumain na nga muna tayo. Sabi niya pagkaway, tinawag ang mga bata. Nang isang linggo nang lumipas, hindi pa rin nakakatanggap ng tawag si Shane mula sa mga kumpanyang pinasahan niya ng resume at tagdesisyon siyang tanggapin na lamang ang inaalok ng kanyang ama. Sigurado na siyang mag-enroll sa sunod na pasukan. Linggo ng hapon, tumambay sa gardening shop si Shane para magbantay. Umalis kasi ang tita niya at mamimili ng mga flower pot. Kasama niya si Trevor na naglalaro ng mga bato na ginagawa nitong mga sasakyan. Nag-aalis siya ng mga tuyong daan sa mga halaman ng may humintong itim na kotse sa tapat ng shop.
pamilyar sa kanyang kotse. Hindi pa bumababa ang driver, nauna nang tumakbo si Trevor sa kotse at inabangan ng bababa. Nang makita niyang bobang lalaki na kasuot ng itim na hapit na shirt at hapit na pantalong maong, kumabog niya ang dibdib niya. "Tito Richard, hello!" Masiglang bati ni Trevor sa binata. Hindi inaasahan ni Shane ang presensya ni Richard. May dala pa itong punpon ng puting rosas at maliit na kahon ng cake na may nakapatong isang pakete ng chocolate balls. Ang mga dala nito ay sapat para maibsan ang kaba niya. Hindi naman siguro ito naliligaw. "Hi, my boy. How are you?" Nakangiting bati nito kay Trevor. "Cake yan, tito?" tanong ni Trevor. "Yes, this is for you and for your mama. Pwede ba akong pumasok?" Iginiyan naman ni Trevor ang binata papasok sa shop. Parang natuklaw ng aha sa Shane habang inaabangan ang paglapit sa kanya ni Richard. Ibinigay nito ang isang paketeng chocolate balls kay Trevor, kaya ito umupo sa bench at tumahimik. May ilang sandaling magkatitigan lang sila ni Richard, nang huminto ito'y may dalawang dangkal ng pagitan sa kanya. Pagkuhaan, binigay nito sa kanya ang bulaklak at cake. "For you," nakangiting sabi nito. Naiilang siyang humiti. "Thanks." Aniya na matanggap ang bulaklak at cake. Nilapag naman niya amang ito sa ibabo ng mesang katabi niya. "Shane, sorry." Pagkuhaan ay sabi ni Richard. Manghang tumitig siya rito. "Bakit ka nagsusorry? Ako tong nagkamali." Aniya. "May kasalanan din ako." "Mali?" Inayaan niyang hawakan ni Richard ang mga kamay niya at matamang tumitig sa kanya. "I can't let you go, Shane. I won't." "Nagkamali ka. Nagkasala. Pero hindi yan po pwedeng idahilan para kalimutan ko kung paano kita minahal. At marami akong dahilan. Isa na doon ang karapatan ko kay Trevor." Seryosong pahayag nito. "Anong tungkol kay Trevor? Ano bang pinagsasabi mo?" Naguguluhang tanong niya. "Ang sabi mo, hindi mo maalala ang mukha ng tatay ni Trevor dahil lasing ka nun at nasa isang bar kayo sa Alabang 3 years ago. Alam kong hindi ka maniniwala pero nung time na yon, naroon ako sa bar na sinabi mo. Sumama ako kay Kuya Robert na nakipagkita sa mga kaibigan niya. Napilit nila akong uminom. Mga lasing na sila at ganun din ako pero nagdesisyon akong umalis. Palabas na sana ako ng bar pero inatake ako ng pagkahilo kaya umupo ako sa isang bakanteng table hanggang sa may babaeng lumapit sa akin at nawalan siya ng balanse. Naalala ko, niyakap ko siya at hindi ako sigurado kung sinong nauna sa aming humalik. Basta natatandaan ko na dinala ko siya sa kotse ko at doon ay may nangyari sa amin. Hindi ko rin maalala ang mukha niya at bigla siya nawala pagkatapos. Inuwi ako ni Kuya sa bahay. Nung panahon yun, nagbabakasyon lang ako dito dahil birthday ng lola ko. Pagkatapos nun, bumalik na ako sa Australia. Kwento ni Richard. Nagimbal si Shane. Ang ibig bang sabihin ni Richard, ito ang lalaki na kasama niya noon. At paano si Trevor? Sigurado ka ba? Baka nagkataon lang na pareho tayo ng karanasan. Nagdududang sabi niya. I have a proof, Shane. I'll show you. Anito at saka sandali siyang iniwan. May kinuha ito sa kotse nito. Pagbalik ni Richard, may dala na itong brown envelope. Ililabas ito ang lamang papeles at saka ibinigay sa kanya. Isa itong DNA test result ni Richard and Trevor. Positive ang resulta at patunay na anak nga ni Richard to Trevor. Hindi siya makapaniwala sa natuklasan. You mean, matagal mo nang naisip na anak mo sa Trevor? Noong nagkwento ka tungkol sa pagkikita ninyo ng tatay ni Trevor, nagduda na ako kasi pareho tayo ng karanasan at parehong taon at lugar. Pero nung unang kita ko pa lamang kay Trevor, nakaramdam na ako na special sa kanya. Feeling ko parte siya ng pagkatao ko at may pagkakataong nakikita ko pang sarili ko sa kanya. And now I proved it. He is really my son. But about my brother's case, I'm hoping for his forgiveness. Ngayon ko lang na-realize bakit inuusig pa rin niya ako sa panaginip. Dumili ang mga anyo ni Richard. Hindi mo naman sinasadya eh. Ako ang talagang nagkulang. Pareho lang tayo. Kung tutuusin, kung iniwasan kita, baka walang nangyari sa atin. Baka wala si Trevor. Sinipat niya si Trevor. Abala na to sa pagsubo ng chocolate balls. Umaasa rin akong napatawad na ako ni Robert. Palagi ko siyang dinadalo sa puntod niya at paulit-ulit ako nagsasorry. Aniya pagkuhan. Don't worry, mabait si Kuya. Naiintindihan niya tayo. Pag-usapan naman natin ang ngayon, Shane. Ani Richard. Ibinalik niya ang tingin sa mukha ng binata. Gusto ko rin maging maayos ang lahat, Richard. Kung pagbibigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon, sa pagkakataong ibibigay mo sa akin, sisiguraduhin ko, wala nang sekreto. I will share my whole life with you. Seryosong wika niya. We're really meant to be, Shane. Hindi mo na kailangan mag-ask for a second chance.
ano man ang mga nangyari noon, maaaring naging tuloy lang iyon para makarating tayo sa puntong to. May anak na tayo. Mahal kita. Sigurado naman akong mahal mo ko. All we need to do was to settle down. Napamata si Shane nang biglang lumuhod sa harapan niya, si Richard. Inilabas si Tong Sing Sing mula sa bulsa ng pantalon nito. Nasorpresa siya sa hindi inaasang hakbang nito. Babe, Jewel Shane, you deserve a happy ending. Pero kailan mo muna akong sagutin. Will you marry me? Masuyong pahayag nito. Minsan iniisip ni Shane na hindi siya maswerteng babae at wala siyang karapatang sumagot sa pinakasikat na tanong ng lalaki sa babaeng gusto nitong pakasalan. But she is wrong because now she had heard that question that may bring her to forever. Kahit sinong babaeng tatanungin mo ng ganyan, hindi mag-aalinlangan na sumagot ng oo. Oo, papakasalan kita. Magiliw na tagon niya. Speechless na tumayo si Richard, tsaka dagling isinot ang singsing sa kanyang palasingsingan. Pagkawan bigla siya nitong niyakap at sinail ng halik ang kanyang mga labi. Agara naman ang kanyang pagtugon sa sabik nitong halik. Mama? Tinig ni Trevor na mabilis nagpahiwalay sa kanila ni Richard. Nakasabay pa silang lumingon kay Trevor. Nangumiti ang binata, nagulat si Shane na nagkulay tsokolate na ang mga ngipin nito. Naunahan na siya ni Richard sa pagtawa. Anak, alam ko na kung saan ka nagmana. Sa akin, sabi ni Richard sa kanilapitan at binuhat ng kanilang anak. Tama si Richard. Majority sa ugali ni Trevor ay mula rito. Mahilig din sa sweet si Trevor at minsan ay may pagkapilyo. Uminom ka ng tubig anak at magsipilyo, sabi na lamang niya. Nagnako pa ng halik sa kanya si Richard. Later again, babe, sabi nito at saka nito ay pinasok sa kabahayan si Trevor. Hindi maalis ang ngiti sa labi ni Shane habang tinatanaw ang papalayong pigura ng kanyang mag-ama. Pagkawan aliw na tinititigan niya ang singsing na isinot ni Richard sa daliri niya. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nagaganap sa buhay niya. Pero masaya siya at least ay tinanggap siya ng buong ni Richard sa kabila na nakaraan niya sa kapatid nito. Sadyang malambot ang puso ni Richard at malawak ang pangunawa. Nangako siya sa kanyang sarili na hindi niya sasayangin ang sakripisyo at pagmamahal ni Richard. Nakanda siyang pagsilbihan ito at mamahalin ito ng patas. Pagbalik ng kanyang mag-ama, magkatuwang na nilang inaayos ni Richard ang mga halaman. Nang may bumili, si Richard ang nag-entertain. Sinabi rin niya sa binata ang plano niyang mag-aral muli. Sinuportahan naman siya nito at inako ang gastos. Hindi na siya nakatanggi. Naging maluwag naman ang pagtanggap ng papa ni Shane kay Richard at ganoon din ang parents ito sa kanya. Ang nakaraan niya kay Robert, hindi na nila hinayaang mag-exist sa kasalukuyan. Bilang pagrespeto na rin sa namayapang kaluluwa nito. Kinasal silang dalawa, naging masaya ang both sides ng pamilya. Mas focus kasi sila sa nangyayari ngayon. Hinayaan na nilang nakaraan. Siguro nga may reason kung bakit nangyari yon. Lumaki na rin si Trevor. Nasundan na din to ng dalawang babaeng kambal. Masaya silang namuhay na magkasama. Nag-graduate din siya ng engineering. Supportive si Richard sa lahat ng gusto niya. Never naman siyang pinabayaan. Hatid sundo siya sa school. Mas lalo pa nga naging possessive ang asawa niya. Laging pinaparamdam nitong mahal na mahal siya nito. Malambing mag-alaga, lalo na sa kanilang anak. Lagi siya nagpapasalamat kay Robert sa pagbibigay ng daan para magkita sila ni Richard. Hindi man sa maayos sa pangyayari, nagsilbi pa rin tulay at forever na nilang hindi makakalimutan. At dito na po nagtatapos ang kwentong Pregnant After One Night. Thank you po sa walang sawang nag-aantay ng update. Kita-kits na lang po sa bagong kwento. Maraming salamat po ulit. Mag-iingat po tayong lahat.